Mamels, thank you so much po. So, magandang hapon po ating viewers ng ATI Bicol Hashtag Salabay Channel. So, sa ngayon po, welcome sa kusina ni Hermie Cooking Show. So, part po to ng distance training on Distinguished Beekeeping Production. So, ako nga po pala si Hermie, ang iyong host sa araw na to. So, ngayon, makakasama po natin ang culinary instructor ng Universidad de Santa Isabel, Naga City, na si Chef Roy B. Rosario. And Chef, magandang hapon. Magandang hapon po, Hermie, at magandang hapon rin po sa ating mga taga-pasubaybay at taga-panood ng ATI Bicol Sarabay Channel. At ngayon po, ay meron po tayong lulutuin na panibagong cuisine, yes, na kung saan gagamitan po natin to ng ating stainless bee or yung pinakulot po kyutan ng ating katutubong honey. Ayan po. So, medyo exciting po ito kasi almost kompleto yung ating gagawin na menu. Meron po tayong appetizer, meron po tayong main course, at meron po tayong simple dessert na pwede natin pong ihanda sa ating bahay. Ang kadalasan po natin na nakikita, pag sinabi natin honey, ang iniisip lang po natin, ay, ito yung panlagay lang natin sa ating kalamansi or panlagay lang po natin sa ating mga tiyan. Pero ngayon, marami po tayong matututunan na pwede rin pala tayong gumawa ng sausawan, pwede po pala tayong gumawa ng ulam, pwede rin po pala tayong gumawa ng dessert gaya rin ang ating honey. Okay, so sa ngayon po, sisimula po muna natin sa ating appetizer. Okay, sa ating appetizer, gagawa po tayo ng tinatawag na vegetable crudites, o ito po yung hiniwa or hilaw ng mga gulay na lalagyan po natin ng sauce na kung saan gagamitan po natin ng honey. Yung ating honey sauce ay tatawin natin honey mustard sauce. Napakasimple ho, even mga bata kaya-kaya. Okay. Exciting yan, Chef. So, anong gagawin natin, Chef? So, ang gagawin po natin, okay, so
kahit ano pong gulay na pwede nating ilagay, hanggat maaari yung mga nakakain nating ilaw. For example, lalo ngayon, panahon ng sikamas. Pwede po tayo maglagay ng sikamas, pipino, meron po ako ditong celery, meron po akong carrots, at kung ano pa mga pwede niyong ihanda sa inyong mga bata. Lalo ngayon, di ba? Minsan ang mga bata, ang lagi kinakain ay chichirya. Yes, yeah. Processed food, chef. Processed food or tinatawag nila junk food. So instead of handaan po natin sila ng mga junk food as a merienda, mas maganda po ito na tinatawag natin vegetable food bites na may honey mustard sauce dahil ito po yung masustansya. So ang unang gagawin po natin, gagawa po tayo ng sauce. So simple lang, meron po tayo mayonnaise. Lalagyan rin po natin ng honey. Ating pong honey ay courtesy of Sir Larry's Honey. Dito rin po ito sa Bicol. At lalagyan rin po natin ng mustard. Tatlong ingredients lang po. No? Tapos maglalagay rin po tayo ng konting ng one cloves of garlic. Isang pirasong butel ng bawang. Lalagyan rin po tayo ng sibuyas. Ito po ay optional lang. Yung bawang at sibuyas ay optional lang. Especially pag mga bata, minsan ayaw nila na medyo maangang or medyo matapang yung lasa. So, ang unang gagawin mo natin, ihiwa po tayo ng sibuyas. Okay. At kung may mga katanungan nga po pala kayo patungkol sa ating recipe, or meron po kayong mga suggestion or comments, pakilagay lang po sa baba, sa ating comment box, at sasagutin po natin to maya-maya. Okay, chef. So, ilang, gano'ng kagami po, chef, yung ating lalagay niya? Na sibuyas? Ang sibuyas po natin ay medium size or small size lang na sibuyas. Ang gagawin lang po natin dito ay hihiwain natin na siya ng pino. Okay? Para po pwede po siyang ilagay sa ating sauce. Okay? So, hihiwain lang po natin siya ng pino. At pwede rin po itong maging bonding natin kasama ang ating mga anak. So, hihiwain lang po natin siya ng pino. Meron na po ako dito 1 cup of mayonnaise. Okay? So, yung kahit mga regular mayonnaise lang po, pwede natin pong gamitin. Okay? So, pwede nyo pong ilista ang ating recipe. So, lalagyan po natin siya ng 1 cup mayonnaise, 1 medium-sized onion, finely chopped or finely diced. So, Kuya Hermy, pagka ano bang mga kadalasang alam natin sa honey, ano bang madalas na ginagamitan or ano bang mga madalas pong nakatain na may honey? Yung sa akin, chef, yung every morning ko ginagamit na rin aking salabat. So, imbis na sugar yung aking ilagay, so honey na po, chef, yung aking ginagamit. Every day, iniinom po yun. And yung kalaniwan ko, iniinom lang siya ng plain, so inhala lang na tubig at yun na po. Sabi nga po nila is, one po siya eh, sa mga ating may asthma daw siya, ito ba? And pinapainom po yun at naalis daw po ang asthma. Kadalasan po kasi, especially sa mga medical practitioner, especially sa mga Eastern medical practice, ginagamit po nila ang honey as alternative ng mga panggamot. So, kadalasan, tulad na yung iba po natin may, for example, may mga sakit sa, for example, sa respiratory, naglalagay po sila ng honey plus iba pang other gamot. Like for example, pwede siyang ano. Kasi ang honey is may tao din yun, meron siyang anti- parang antibiotic or yung tawag na nakakatulong dito sa paggaling ng ating mga sakit. Even sa Bible, tapos natin ginagamit yun ng honey. No? At kung natatanda ko, may mga propeta or may mga character sa Bible na ang pinaka-diet nila is honey. So, ibig sabihin, matagal na itong ginagamit, even pa na itong mga Egyptian. So, meron na po tayo dito ang bawang, sibuyas. Tapos, lalagyan po natin siya ng mustard. Okay? Mustard po, yellow mustard. So, gano'ng chef kadaming mustard? Ang lalagay po natin is 1 or 2 tablespoons of mustard. Depende po sa, ano,
Lalagyan lang po natin siya ng 2 tablespoon. Shake niyo lang po kasi ang mustard po ay may vinegar. Okay. So, kung ayaw niyo po nung maglagay ng mustard, okay lang po. Pero mas sarap po kasi ang mustard with honey dahil nagbabalance po yung asin at tamis. So, itong sauce na to, may pwede rin yung lagay sa, wala, halimbawa, meron kayong nachos, or may mga paborito kayong chips, pwede rin po yun. So, so lalagyan na rin po natin siya ng honey. Okay? Kuya Hermie, para bukas po na rin. Habang binubuksan ni Kuya Hermie ang ating honey, yan. Yeah. Yeah. So, thank you rin po sa ating sponsor, kay Sir Larry Yong of Larry's Honey. It's an FDA approved na dito rin po sa Bicol, locally made. Pero pure honey po siya. Yeah. For sure, sigurado, marami magtatanong yan. Chef, paano mo ba at balasan at kasi narinig mo si Jate? Chef, paano ba malalaman kung puro ang isang honey yeah. or hindi? Yung iba kasi sinasabi, lalagyan daw sa ref, pagtumigas, yeah. Yung okay. Sa papel siya. Sa papel. Ang dami-daming meat ang tawag doon. Kasi there's no such research or studies na ginagawa. The best way how to prove if yung honey ay isang puro o hindi, one is you need to have a laboratory test. Lab test. Kung mapapansin nyo, especially po, hindi po sa pag-ano, sa pag especially kung gusto po natin mag-venture sa honey business, suggestion lang po bilang chef mo, kasi ito po yung observant po natin. Ang honey ay isang nutritious product. Kung nutritious product po ang ating binibenta, kung po natin ito ilalagay sa non-nutritious packaging, minsan po kasi nilalagay po natin sa bote ng alak, minsan nilalagay po natin sa 1.5 na soft drinks, minsan po nilalagay natin kung saan-saan. Mas maganda po na mag-invest po tayo ng mga material na pwede po maging kumbaga parang way na makikita po na puro ang ating produkto. So, the best way is one, is the lab test. Yun ang pinaka-effective niyan. Hindi po natin magsabi kung ito ay puro o hindi. Second, ano po yung para sa akin, ito yung opinion ko lang. Okay, hindi po ako scientista, hindi po ako ano, pero ang pinaka-epektibong paraan po na malalaman po natin na puro ang isang honey bilang chef ay kailangan malaman po natin ang ating farmer. Sabi ang ganyan, know your farmer, know your product. Kung kilala po natin ang ating farmer ay nagpa-practice ng good agricultural practices with that, at alam po natin na hindi po siya gumagamit ng mga sabihin natin alternatibo o yung iba po kasi pinapakaya ng sukal o yung iba hinahaluan na po ano-ano o pagdaraya, the best way is we must know our farmer. Ilalamin po natin ang ating farmer, alamin po natin paano mo ba nila binaprocess. Okay? Kasi mahirap po tayo magtiwala na mag-claim. Minsan, nakikita po natin mga posts sa social media, no? Yung kung saan-saan po nadadampot yung ano, kung saan-saan po nadadampot yung product na, halimbawa, sa Google lang kinuha yung ano, yung mga pictures, nandoon na po. So, ang gagawin po natin, okay? So, ang gagawin po natin, ating honey, i-mix natin. I-mix na po natin. This one is our honey mustard sauce. Okay? Kanina, hindi kaaya-aya ang itsura niya, pero pag hinalo mo na po siya, no? Naghalo na yun. Naghalo po yung asin at yung tamis. At syempre, yung konting pungent or tapang ng sibuyas. Hanggat maaari, ang paghalo niyo po kailangan homogeneous, no? Or kailangan hindi niyo na po kung halos makikita yung honey, hindi niyo halos makikita yung mustard or yung mayonnaise. Yan, yun na siya. Okay? Halo na siya. Halo na siya. So, ang gagawin po natin, set aside natin siya,
i-pre-present na po natin siya. So, ang gagawin lang po natin is mag-ihiwa po tayo ng gulay. Okay, yan. Parang steak. Yes, sir. Okay. Lalo mga bata, no? Yes, sir. So, pwede natin vegetable sticks. At tawag po natin sa French screw dice. Okay. Pwede ba yung chef, may mga colors or shape po tayo na pwede gawin natin? Pwedeng-pwede. Halimbawa, meron ko yung cookie cutter. Maganda po yun para mas attractive sa mga bata. So, pwede nyo siyang ilagay dyan. Okay. Lagyan po rin po natin siya ng celery para mapakain po natin yung mga anak po natin na gulay. Okay. Siyempre, ilugasan na po natin muna siya. Okay. Yan. So, lalagyan lang po natin. Lalagyan rin muna natin ng carrots. So, pag may mga katanungan po ang ating viewers, just comment po below at sasagutin po yan ni siya. Yan. Yan ang ating vegetables. Vegetable crudites. Crudites po sa French. Tinawag na crudites is a fresh cut vegetable. Okay, ilalagay na po natin siya sa ating serving cup. Tapos, pwede rin po natin maglagay ng lettuce. Okay, sa side. Okay. Tapos, syempre, may sponsor po tayo ng ating pugo. Yes. Sino ang nagbigay na ating pugo kay Hermie? Si Miss Justine Roscano po. Yeah, so, Justin Roscano. Yeah. Shout out daw po. Shout out. Nasa Gainza po siya ngayon. Siya po ay nasa Gainza. Yes. Kaya po nagpapasalitate distance training po doon. So, may mga participant po tayo doon sa Gainza na nanonood po ng ating distance training. Yeah. Po, meron po tayo ngayon fighter, no? So, simple, no? Pinaghalo-halo lang natin yung ating gulay, ay yung ating sauce, mayonnaise, bawang, sibuyas, honey, mustard. Yan yung very delicious. Tapos na siya. So, nalilang. So, tikman ko siya. Tikman natin. Pwede natin tikman siya. Yeah. Huwag lang natin magdodobo dito. No? Yes. So, ang lasan? Ang sarap siya. Ang sarap ng ating sauce. So, diba? So, nagahalo yung tamis, yung asin ng mustard, at yung ating mayonnaise. Sigurado bang magugustuhan ng mga bata? Yes, pwede siya. Magugustuhan talaga nila. Yung sauce pa lang, sarap talaga siya. Okay. So ngayon, tapilan po natin itong ating mustard. Ang next na po naman natin ating gagawin ay ang ating tinatawag na main course. Ano po yan siya? Ang ating main course. Actually, yung iba, pwede gawin main course, pwede rin po gawin correct. Napapasarap po ang kalasan. Crudites. Okay. Ang susunod na po natin gagawin is ang ating honey glazed chicken wings. Ibibig tawag yun eh. Pwede itong tawagin yung chicken wings. Pwede tawagin itong honey glazed chicken. Pwede. Pero ang gagawin din natin is prito po tayo ng chicken wings at gagawa po tayo ng sauce gamit ang ating honey. So, napakadali rin ito. Halos lahat ng ingredients na gagamitin po natin ay available po sa market. Natin tayo binili na kahit anything na special. So, una po natin natin gagawin. Meron po tayo dito. Pwede po natin isulat kung may mga papel po tayo. Ating viewers, ready na po ang ating ballpen at ating papel. Isulat po natin yung ating recipe for the spicy honey glazed chicken served. Blue. Yung blue rice po natin, kaya natin yung tinuna, no? Ang blue rice lang po natin ay sinaing na kanin na nilagyan natin ng Blue turnip. Okay, makikita rin po natin. So, meron po tayo dito isang kilo ng chicken wings. Okay, pwede natin po isulat. Isang kilo ng chicken wings. Meron po tayo dito half cup or one cup ng flour. Pwede rin po tayo bumili ng mga nabibili na ready pack flour na for example yung mga
chicken breading. Pwede rin po natin gawin yun. And in lard ba siya? Pwede ba? Yes, ang purpose lang naman po natin dito, hindi po natin yung ano. So bubuksan na rin natin yung ating So gagawin lang po natin, pagkat po ang ating chicken into two, yung ating gravlets at yung chicken wings. Okay? Or gusto niyo ba makita yung paano ginagawa ang ating yung chicken lollipop? Okay, actually, hindi kasama siya sa sa ating tour, pero dahil tayo po ay tour sa Universidad de Santa Isabel, ang gagawin po natin, i-demo na rin po natin yung ginagawa namin. Pwede siguro ilalapit po natin yung ating, para makita lang ng ating viewers. Kasi minsan nakikita natin yung tawag natin, parang lollipop, chicken lollipop. Okay? So, paano ba ginagawa ang chicken lollipop? You hear me? Pwede pala ginagawa. Tira mo lang ang point. Okay. So, ang ating chicken lollipop, mapapansin mo, ang ating chicken wings ay dalawang parte. Itong drumstick or drumlets, ito yung may kasama na ng chicken wings or chicken breast, at itong isang part. Sa isang wings, akala natin, pwede lang tayong gumawa ng isang chicken lollipop. Pero pwede pong mating gawin dalawa. So, paano po yun? Okay? Itong isang part na to, ang gagawin po natin, okay? Babaliin po natin yung ating chicken wings. Okay? Yeah. Mapapansin nyo, ang ating chicken wings, no, parang kamay or braso ng tao. No? Okay? Yeah, sure. Kumbaga, pag babaliin natin, pabaliktad. Pag ganun. Okay? So, ang gagawin natin, kailangan lumabas yung pinaka-buto niya. Okay? Okay? Kailangan mapalabas natin yung dalawang buto. Ayan. Ayan, kita sa camera. Okay. Paano siya ginawa? So, ang ginawa ko lang, parang binabalian mo yung yung manok. Pabaliktad. Pag ganyan. Hanggang sa lumabas yung dalawang pirasong buto niya. Dalawang pirasong buto meron yan. Isang malaki at isang maliit. Okay? So, unang gagawin natin, tatanggalin natin yung di-divide natin sa dalawa. Okay? Okay. Nati lang natin sa Okay? Tapos, itong first, ito yung bawasan mo natin. Para, ito pwede mo natin sama mamaya. So, ang gagawin po natin, ito, yung bone, expose lang po natin. Ito, di ba? Ito po yan. Yeah. Okay? Itong bone na to, expose lang po natin. Ang tawag po namin dito is chicken lollipop. Yeah. Para at least may maganda itsura niya pagka-present sa mga bata. Attractive na attractive sa atin. Attractive, yan. Okay? So, pag ipu-pull out mo lang yung pinakalaman niya, kumuha na siya chicken lollipop. Okay? Ang problema, karamihan ng mga magulang or ng mga kusinero, ang nagagawa lang nilang chicken lollipop, isang piraso lang kasi ito lang alam nilang chicken lollipop. Yes, chef. Chef, dito ba sa drumlets, sa winglet tawag nila dito, pwede bang gumawa ng chicken ng magiging ganito rin ang tsura niya? Pwede po. Yung kanina, di ba binalian natin ng buto? Pinalabas natin yung dalawang ano. Gagawin lang po natin, ito maliit na buto, ito, tatanggalin po natin. Hihilahin natin. Tatanggalin po natin. Yeah. Ayan po. Tinanggal natin yung pinaka maliit na buto. Okay? Yung pinaka malaking buto, same. Ipu-pull out natin po yung kanyang laman at hatiin. Tatanggalin yung natitirang. Yung natitirang. Okay. So, dalawang piraso na ang ating chicken lollipop. Yan. Okay. So, isa lang natin. So, may mga katanungan po ba? Paki-post na lang po yung mga tanong. Sasagutin po natin maya-maya lang. Okay.
Again, pinalabas po natin yung isang buton ng drumstick. Okay, pu-pull out po natin. Okay. So, pinulat lang po natin. Ating chicken lollipop po natin. Tapos dito, pagka masyadong ano, pwede po paingin ng tissue. Okay, sir. So, any comments or questions, feel free to ask. Okay. Gagamit lang po ako ng tissue para hindi po siya ma-ano. Ayan. Gumamit po ako ng tissue para lang sakaling hindi siya tumulas. Okay. Papalabasin po natin yung dalawang pirasong buto, and then tatanggalin natin yung isa. And then, duwain natin. Okay. Yan po ang itsura ng ating chicken drumstick. Okay. Pero syempre, yung iba, ayaw ng ganyan. Okay? So, ang gagawin lang po natin, yan ang i-demo lang po. So, ang gagawin lang po natin, yung iba, chicken drumstick, yung iba, yung traditional na buffalo wings. No? Dalawang piraso lang, pinaghati lang yung dalawa. Okay? Traditional na buffalo wings. Yung iba ang nagtatanong, chef, pwede po ba na yung chicken legs? Yes, pwede po. Okay, any part of chicken? Or halimbawa, meron kayong pork chop? Kasi pwede yung itong mismo yung sauce. Okay? You hear me? Pababa lang po. Okay. So ang gagawin po natin, meron na po tayo dito mga chicken wings. Okay, breading lang po natin siya ng flour. Okay. Pwede pong regular flour. Pwede pong yung, again, yung nabibiling ready mix na breading mix. Mainit na ba yung ating matika po, Hermie? Yes, sir. Okay, pinainit ko na po siya. Haluin lang po natin. Breading lang natin ng maayos. Okay. Pwede pong i-marinate nyo rin. Okay. So, anong chef yung pwede natin i-marinate sa ating chicken? Pwede siyang salt, pepper, pwede mo siyang lagyan ng paminta, ay ng ano, ng kalamansi, pwede mo siyang lagyan ng lemon, okay? So, ang gagawin po natin sa kanya is, i-testingin lang po natin kung mainit na. Mukhang makapatay. Okay. Medyo mahina pa. Okay. Unahin muna po natin yung mga drumlets. Yes, sir. Drumlets ang tawag po natin dito. Huwag po masyadong crowded. Para hindi masyadong bumaba yung ano. So, mag-ingat lang po tayo sa mantika. Sa ilang minutes po siya ating lulutuin? Usually yan, mga 10, mga 8 to 10 minutes yan. So, after mag-golden brown, i-ano lang natin siya. So, magsasot lang ako ng gloves para lang. So, ang babantay lang natin dyan is dapat mag almost golden brown. Okay. So habang ginagawa, yung pagpiprito, okay? Ang next step naman po natin gagawin, gagawa na po tayo dito ng sauce. Okay? Dito po tayo. Okay? So gagawa na po tayo ng honey glaze, spicy honey glaze chicken. So, ang gagawin na po natin, pwede na po natin ilista, 2 pieces garlic. Ilalagay po natin siya sa ating hand blender. Chef, question, paano po pag walang hand blender? Pwede nyo pong pinuhin, hiwain ng pinong-pino, or
kumuha kayo ng almeres or ng pandikdik, pwede po siyang dikdikin. Okay? Next, maglalagay po tayo ng ginger. Okay? Mga thumb size, yung laki ng daliri na ginger. Okay? Maglalagay po tayo ng isang pirasong chili. Ang chili po ay optional lang. Okay? Pwedeng lagyan, pwedeng hindi. Dahil spicy chicken ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng chili. Okay? Maglalagay rin po tayo ng 3 to 4 stalks, white stalks of lemongrass. Okay? Dilitan lang po natin ng konti para mabigyan siya ilagay sa ating blender. Again, kung wala po tayong blender, pwede po hiwain na maliliit or pwede po siyang dikdikin. Okay? Maglalagay po tayo ng ketchup. Ang ketchup po natin na gagamitin ay 2 to 3 2 tablespoon ketchup. Kung meron po kayong sweet chili sauce, pwede rin po. Ang purpose lang naman po nito. Chicken. Okay. 2 tablespoon, 2 oh. tablespoon to 3, pwede 3. Okay. Ay, medyo marami-rami yung ating chicken. Okay. Actually, pakulam na rin to. Yes. Amoy na, chef, yung ating chicken dito sa ating studio. Okay. Yeah. 3 na ketchup. Tapos pabukas po ng honey. Okay, ang honey naman po natin ay lalagay natin is 6 tablespoon. 6 tablespoon of honey. Honey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sir. Salamat po kay Sir Larry. Larry's honey. And then, lalagyan po natin siya ng 1 tablespoon oil. Any oil will do. Pero ang gagamitin ko po sa kanya ay vegetable oil lang. 1 regular vegetable oil. And then, maglalagay po tayo ng kuya na para bukas. Okay, okay. Soy sauce, dark soy sauce. 5 tablespoon, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos pwede rin po kayo maglagay ng salt and pepper to taste. At yung ating salt. Lagay lang natin. Pagkilang. Yeah, salt. Salt. And then pepper. Pepper. Freshly cracked pepper. Tapos ang gagawin po natin, gagamitan muna po natin. Babalikan rin lang po natin yung ating chicken wings. Yeah. Wow. Yeah. Brown. Okay. So, ang gagawin po natin is ating sauce. Yeah, gagamitin po natin ng hand blender. Kung wala po kayo na itong hand blender, pwede yung regular blender. Kapalit ko lang po ang ating gloves para kapit ang mabuti yung ating para gumagawa ng barbecue sauce. Okay?
Again, kung may mga tanong or suggestion or comment, pakipost lang po sa ating comment box. And during offline, pituloy nito po sa ating. Tingnan na po natin yung ating consistency. Okay. Pwede niyo po tagtaren or hiwain na manipis yung mga ingredients po natin. Yung halimbawa, wala po tayong hand blender. Okay. Section po ba, may mga tatanong, section po ba kung pwede gamitin ang ating honey? So, pwede rin itong ilagay nyo sa inyong barbecue sauce, sa inyong mga pang-pangid, pag halimbawa, nagbabarbecue kayo, nag-ihaw, ng yempo, okay? Ingat lang po tayo kasi pag naglagay po tayo ng matamis sa ating niluluto, may tendency madali siya masunog. Okay. Okay na. Okay. Ayan. Okay. Medyo maano na siya. Malapit-lapit na siya ng konti. So, ang gagawin po natin, mamaya, pag naprito na po natin ito, isi-set aside natin yung ating chicken o yung ating pinagprituhan, then na natin luluto yung ating sauce. Okay? Ang galing lang natin. Okay. Yan. Okay lang na ano kasi lulutuin pa din natin mamaya. Okay. Sige pa. Okay lang. Okay. Yan. Lulutuin lang natin ito. Shoutout nga ho pala sa mga nanonood sa kanikalilang tahanan. At yung mga nanonood rin abroad na mga gustong natuto ng pag-process ng kailang honey. Okay. At saan po yung natin? To hear me, yung ating satellite na ano? Learning center? Oh, shoutout sa Gainsa pala. Gainsa. Okay. Sineparate lang muna natin. Sineset aside natin siya. So ang gagawin natin, pag na-preto natin mamaya lahat, at tanggalin natin yung mantika, ibabalik natin yung chicken at ilalagay natin yung sauce. Okay? Tapos, maglalagay tayo ng konting water para isi-simmer natin siya. Or parang papakuluan natin ng konti lang doon sa sauce para pumasok na yan. So kung papansin nyo, hindi siya talaga totaling, ano, hindi talaga siya totaling niluto. Okay? Brown lang ho natin siya kasi lulutuin pa po natin mamaya yung sauce. Okay. Yan. So habang ginagawa po ni Kuya Hermie yan, okay? Kailangan po natin ano, mapapakita ko lang sa inyo po yung ating blue rice. Ayan, yeah. Ganda. Yes, namin po na siya. Na po, no? Yeah. So yung ating blue rice, so ginamitan lang po natin siya ng blue turnip. Yeah. Ito po yung ating blue turnip, ayan. Yung ating blue turnip, no? So, yung regular na kinain nyo, yung kanin, lagyan nyo lang po ng yung ating bulaklak ng blue turnip, eh, ya? Para kung baga pagka i-present po siya, maganda. Okay? Yeah. Ibabalik ka rin lang po natin.
Ang habol lang po natin dito ay kailangan lang mag-brown. No? Tapos mamaya, ang gagawin po natin, tatanggalin po natin yung pinagpretuhan or pinakamantika. Ibabalik natin yung manok. Ilalagay natin yung ating sauce. Maglalagay tayo ng at least 1 cup of water. And then, simmer po natin. Then, papalapitin po natin. Pag lumapot po siya, then, pwede natin natin. Mga sisigur, simmer natin around 10 to 15 minutes sa ating ano. I think this one is good. Okay? Hindi pa siya luto. Okay? Hindi pa siya talaga total ng luto. Medyo bloody pa yan sa loob. Ang hinahabol lang natin is magkakaroon lang siya ng konting color. Okay? So, ang gagawin po natin. Okay, tatanggalin lang po natin yung ating mantika. Set aside po natin. Set aside lang po natin, sorry. Tapos, ibabalik na po natin yung ating chicken. Tapos, lalagay na po natin yung ating honey sauce. Yan. Tapos, maglalagay tayo ng at least a cup of water. Bango. Yes, bango siya. Ang bango niya. So, 1 cup of water yung ating lalagay. Amoy na amoy po siya dito sa ating studio. Napakasarap po. Pasensya po yung mga wala dito sa studio. Kasi yes, chef. Medyo nakakatakang ang ating niluluto. Okay. Kami ko malamit. Okay. Okay. So, ilang minutes nga, chef, yung ating simmer siya? Ang gagawin lang natin dito is at least 10 to 15 minutes or hanggang sa mag-ano siya, mag, kumbaga parang mag, ang tawag namin dito sa fresh, or I mean sa culinary term, ibinibrace. Yes. Bracing. Okay. Yan na. So, yan po. So, isi-simmer natin, ibig sabihin, lulutuin natin, papakuluan natin, tapos pag tumulo siya, dahan-dahan natin siyang hinginaan. Okay. Kumbaga, yung pinaka-sauce niya, kakapit dun sa pinakamanok. So, magnuno siya siya yung aking lasa. Yan. Yan siya. Yan. Actually, itong recipe ito, minodified po ito, galing dun sa isang pinresent ko before sa Pinasarap TV ni Cara David. Okay. Yung isa naman, ang ginawa ko dito, instead of honey, ginawa ko siya is strawberry. Almost the same. Kumbaga parang ang habol lang natin, instead of sugar, ang nilalagay natin, honey. Yung gati gagawin. Okay? Okay. May mga question po ba sa ano? Meron nag-ano? So yung, again, sabihin ko lang yung quick na ano, na recipe nito. Ito po ay approximately 1 kilo of chicken wings. Okay? So chicken wings, breaded lang po siya ng flour. Pwede mo siya kung optional niyo po, na pwede niyo po siya i-marinate ng salt and pepper. Okay? Pero hindi na ako masyado naglagay dahil malasa po yung ating gagawing sauce. So ang ginawa ko lang sa kanya is breading lang siya ng flour. Okay? Yeah. Tapos, gumawa ako ng separate sauce. Naglagay ako ng 2 pieces cloves of garlic. 1 thumb size, yung laki ng daliri, ginger. Isang pirasong siling labuyo. Again, ang siling labuyo po natin is optional. Naglagay po ako ng 3 pieces up to 4 pieces ng tanglad, yeah, just to add aroma or flavor. And naglagay po ako ng 5 tablespoon of dark soy sauce. At ang ating pinakabida sa ating recipe, yung tinatawag nating honey. Okay? So ito medyo maalat-alat. Maghahalo siya yung ating lasa. Tamis. Tapos this one is more on the Asian flavor. Kasi yung mapansin natin, kadalasan nakikita natin ganito, buffalo wings. Okay? But this one is an Asian version. No?
Amoy na amoy mo yung tamlad, amoy na amoy mo yung garlic, amoy na amoy mo yung luya o yung ginger. Tapos mamaya, lalagay na natin siya sa ating plate. Isi-serve na natin siya. Magpe-plating tayo. Okay? Dali lang. Yeah. Clear up lang natin itong ating lamesa. Okay. Again, thank you, Sir Larry. Larry's Kitchen. Larry's Honey. Okay. Yeah. So, habang pinapost po natin to, ang next na pong gagawin natin is gagawa po tayo ng dessert. Okay. So, habang ginagawa natin yan, okay. So, ang gagawin lang po natin, bibili lang po tayo ng ready or instant pack ng mga oatmeal. By the way, hindi na to sponsor. Yes, yeah. Ito po, pwede po itong pang-breakfast ng mga bata or pwede yung mga healthy diet na. So, nakalagay lang kasi dito is lalagyan mo lang siya ng hot water. Okay? Hot water plus oatmeal or milk, then that's it. So, instead of hot water lang, gagawin natin, lalagyan po natin siya ng honey. Okay? So, sama po natin. Ito siya, parang maganda to siya sa mga nag-workout. Exercise. So, healthy. Healthy yung ating kakain sa umaga. Yan. Kagandahan po ng honey, it's a good source of sugar. Hindi po siya yung sobrang taas ng glycemic index kumpara sa yung regular sugar ho natin. Kasi nga, it's a way of nature na paggawa na. Isipin mo, kumbaga, napakabait ng Diyos. Yes. Dahil binigyan tayo ng isang honeybee. Sabi nga ganyan, nung isang pag-aaral, pag ang honey daw ay nawala sa mundo, di ba ko, buong mundo nawala ang isang honey, pwede na lang daw tumagal ang isang tao or ang mankind ng 2 years. Mas matindi pa sa coronavirus. So isipin nyo, pag wala pong honey or wala pong mga bubuyo, wala po tayong source ng pagkain natin. Wala po tayong mga paborito nating prutas, yes, ang ating mga grains, like ating mga palay, o even mga iba't ibang pagkain. Mawawala rin po ng pagkain, syempre, mga ating mga hayop. So, ganun ka, ano. So, ang gagawin lang natin, Kuya Hermie, so, meron ganda na ating mason jar. Yes, yeah. So, ang gagawin lang po natin, lalagyan po natin siya ng hot water. Okay? Pero, before natin siya lagyan ng hot water, lalagyan po natin siya ng honey. Okay? Ilang cups, sir, yung ating lalagay na honey? Ito, this one is around 2 tablespoons lang. 3 tablespoons lang. Okay? So, amoy na amoy ating viewers, yung ating chicken na linuluto mo ngayon. So, amoy na amoy dito sa ating studio. So, sa weekend, pwede nyo po i-try po yan. So, ang gagawin lang po natin, lalagyan po natin ng honey, tapos papalagyan po na natin siya ng hot water. Okay? Hayaan lang po natin siya, kasi it's a quick instant oatmeal. Okay? So, papalagyan lang natin siya ng konting water. Tapos, pag naluto po siya, lalagyan po natin siya ng yogurt, at lalagyan po natin ng strawberry. So, we hear me, pakilagyan naman ng hot water. Siguro hanggang dito lang. Okay, sir. So, papansin nyo, ang pagka, ang honey natin, okay? So, clear na clear ang kanyang, ang kanyang texture, okay? So, mapapansin nyo, meron rin po mga FDA guidelines, meron rin mga nutritious facts. Okay? So kung mag-venture po tayo sa honey production or honey paggawa po ng pag-produce po ng honey, ang pinakamaganda po dyan, ayusin rin, pwede po tayo magpatulong sa DTI or sa FDA
ng paano yung pag-process. Ayan po, itangan po natin ang ating mga nutritious facts. Okay. Meron rin po siyang mga other product na information. Okay. Yeah. Yeah. So, siya meron na. Yeah. Yeah. So, gagawin lang po natin, parang tuwin lang po natin yung ating oatmeal and lang po natin mag-absorb. Okay. Yeah. Kung gusto niyo po, pwede rin po siyang ilagay sa ano, sa ref. Okay, tatakluban lang po natin. Set aside lang po natin dahil siya ay dessert, kailangan medyo malamig or ano siya. Okay. Ayan, dito po tayo. You hear me? Yeah. Ay, sarap, grabe. Okay, medyo iba. Ano. So careful lang, dapat batay lang po natin. Okay, dahil ang honey is just like sugar pagka nagkakaroon ng caramelization. So sabi ko kanina, hindi ko siya masyado niluto kasi maluluto siya sa mismo kanyang ano, kanyang sauce. Okay? Gotcha. What is the difference between dark and light honey? Ano po ang epekto sa cooking? Galing po kay Hazel Grace Morales. Thank you very much for that question. Ang dark and light honey, or ang kulay po ng honey, based po sa pag-aaral, nagkakaroon lang po ito ng epekto based sa kanya pinagkukunan ng bulaklak. Okay? Wala po ito na, hindi po, by the way, meron po ako nakitang product sa ibang probinsya, hindi ko na lang po ba banggitin. Or ano, mapapansin nyo dati, ito yung na-feature na rin sa mga, naglalabas sila doon, tinatawag nilang green honey. There's no such thing as green honey. Ito po ay scam. No? Ang honey po, kaya po siya nagiging dark, mapapansin nyo po, no? Dalawang product po yan. Okay? May dark, okay? May dark and light honey. Okay? Depende po kung saan nang pinanggagalingan ng produkto. Minsan, mas darker rin po ang honey ng stainless. Okay? Kasi ang stainless, karamihan sa kanila, ang pinagkukunan nila is yung mga nyog or sahin. Okay? Depende po sa pinanggagalingan ng ano, depende po sa pinanggagalingan or source ng ating honey. Okay? Like for example, if ang ating honey ay kukunin natin sa production na malapit sa kalamansian o taniman ng kalamansi, syempre medyo citrus ang flavor ng ano. Pero yung isang natikman kong honey, like for example yung tinatawag nilang kiwot or yung stainless, mas ano siya, mas matapang yung pagiging maasim niya. Pero very nutritious. Very nutritious yung natikman kong honey nung sambagaling ko yung Hermie ano, yung pinadala niyo dati nung ano, yung last time na nagluto tayo. Sa Albay po din siya lagi ko sa office ko. Mayroon po sila yung beef farm. Develop po nila yun. So, nakabangan ka malik po yun. So, gagawin na po natin. Magpiplating na po tayo ng ating blue rice. Totoo po ba na nababawas ang benefit value ng honey kapag iniinit o niluluto ito galing kay Evelyn Haboto? Diyan po, to be honest, hindi ko po alam yung direct effect po ng honey sa heat. Pero po kasi may mga vitamins and minerals or may mga nutrition po tayo or micronutrients na nagkakaroon ng epekto ang heat. Ibig sabihin, hindi dahil sa honey siya, okay? Hindi dahil sa honey siya na meron siyang nababawasan yung epekto niya dahil ininit yung honey. Lahat po ng pagkain, nagkakaroon ng epekto ang heat. Like for example, may tinatawag po tayo mga micro at macronutrients na sensitive po sa heat. Na pag nagkaroon ng heat, ito po ay nag-volatile o nag-evaporate. Okay? May tendency po siyang nababawasan. Okay?
So yun po yung direktang sagot ko doon. Again, hindi po ako scientist, I'm not into position na sumagot po ng mga scientific, sorry, ng mga scientific research na pwede po akong mamisquote. Ako po isang university instructor, professor, kailangan po, very credible po yung ating mga sagot. So doon po, hindi ko pa po nakikita yung research doon. Pero based sa pag-aaral, karamihan po ng mga macro at micronutrients ay nagkakaroon ng epekto kapag nagkakaroon po ito ng heat or nagkakaroon po dito ng reaction sa heat. Okay? Pero minimal na lang naman po. Very minimal po yung ano. Okay? Yan nyo po. I-research po natin yan and bukas po sasagutin po natin. Okay, so ayan. So next episode po. Dito po makikita po natin even sa presentation, pwede po natin siya. Yan. Lagyan ng magandang presentation. Okay. Yan. Yeah. So tapos lalagyan po natin siya ng sauce sa gilid. Sarap siya. Ayan. Lalagyan siya po muna. Yung pinaka-sauce natin, drizzle lang natin sa pinaka-side. Okay. Tapos, ang gagawin lang po natin, So, ang gagawin po natin is, lalagyan po natin siya ng, okay. Ang garnish na spring onion. Parang ayaw na nating galawin. Yeah, chef. So, yan na po. Okay. Yan, okay. Yan na po ang ating spicy honey glazed chicken served with blue rice. Yan po. Okay. Pwede rin po natin lagyan ng iba pang kalamite. Lagyan natin siya ng yan. Yeah. Ginawa po natin ng konting pampa-arte or pampa-garnish. Yes, yeah. So, para konting may gulay, no? May salad. Yes, yeah, so, speaking of salad, okay, dahil ito hindi naman po kasama sa ating recipe, maglalagay po tayo ng dressing. Natatandaan niyo po ba yung ating lesson na nakaraan? Yung ating vinaigrette. Okay. Yan, lagyan natin ng salad vinaigrette. Okay? Yeah. Okay. Sino po yung nakakatanda nung last time na nag-lesson po tayo? Okay? Dahil marami po nanonood ngayon na hindi nakapanood na last episode, magtuturo po tayo ng isang recipe na hindi po kasama dito sa ginawa po natin habang hinihintay po natin ang ating. Gagawa po tayo ng vinaigrette. Okay. Okay. Though ito, hindi na po kasama dito sa part 2 ng ating vinaigrette. Part 2 ng ating vinaigrette. Dahil ang ating lesson po is honey. Okay. Okay. So gagawa po tayo ng cacao yeah. And honey vinaigrette. Kung mapatatandaan nyo po, ang ating vinaigrette, sabi ko ganyan, ito po ay composed lang ng dalawang main ingredients ang tinatawag nating acid at ano pa? Ating oil. Ang ating oil. Okay? Yun lang ang ating pinaka-ingredients. So, maglalagay po tayo ng acid, any acid. So, ibig sabihin, vinegar, citrus. Yes, yeah. Okay? So, ngayon, ang gagamitin po natin ay ating cacao. Vinegar. Okay? So maglalagay po tayo ng ano? Pre-hermit, pahugas lang po ng isang bowl na.
para paglalagay po natin. So, maglalagay po tayo ng paki, ano po, pwede nyo po isulat. 2 tablespoon vinegar, any kind of vinegar. Ang gagawin po natin dito ay cacao vinegar. Okay. Tapos maglalagay po tayo ng 6 tablespoon oil. Bakit po? Kasi ang vinaigrette po, tulad ng lesson po na natin nakaraan, is 1 part acid, 3 parts, 1 part acid and 3 parts oil. So, 2 yung ating vinegar at 6 ang ating oil. So, 1, 2, 3, 4, 5, and then 6. So, yan na po yung ating pinaka-base. Okay, dahil special po ang ating niluto ngayon, lalagyan po natin siya ng honey. Okay? Ayan, sasal. Much better siguro, Kuya Hermie, sasali natin dyan yung ating vinaigrette para makita ng ating mga kasi masyado kita sa black bowl yung ating ano. So, pinagsama lang po natin yung ating vinegar at ating oil. Yung vinegar po natin is cacao vinegar and oil is just regular oil. For the benefit po ng mga ngayon pa lang po nakapanood, ang ating ginamit na oil is just regular oil. Hindi po kailangan na olive oil or magagastos na oil. Okay? Lalagyan po natin ng 2 tablespoon honey. 1, 2, and then maglalagay po tayo ng salt and pepper. Okay, may katanungan po tayo? Yan, ang gagawin po natin is imimix lang po natin para maging homogeneous siya or halos magkapares na yung kanyang texture. Hindi po ba galing sa nyog ang light honey? Narinig ko po kahapon sa lecture na ang dark honey ay galing po sa forestry. Okay, again, hindi po tayo nandun sa ito position ng lecture nila. Pero pagkakalam po, in general, ang sagot ko po lang doon, ang pagiging light or dark ng honey ay depende po sa kanyang bulaklak. Okay? May mga researcher po kasi doon. Ayoko rin po ma-misquote. Pero ang pinakasagot lang po doon, depende po sa pinagkukunan. Ano po ang best honey na pwedeng gamitin? Yung stainless bee or European honey bees? Para sa akin po, ito personal ko lang po. Okay? Base kasi po sa panlasa, especially sa amin po, sa mga, mas maganda po gamitin yung ating mga local honeys. Okay? Para lang sa akin po, again, iba po tayo ng pananaw. Okay? Para po sa akin kasi ang honey mas angkop sa atin yung panglasa ng ating local bees. Okay? Ang yung iba lang hindi nila ma-appreciate kasi sabi niyan ay parang maasim yung stainless. To be specific, hindi naman ganoon siya kaasim. Nagkakaroon lang siya ng reaction is because of yun nga yung pagiging nutritional ba yung nutritious value niya na ano. Okay, ang problema sa mga European bees naman, I mean mga tulad nito, okay lang sa akin pero hindi natin natitiyak yung quality ng mga farmer. Okay, sabi ko kanina, chef, paano ba malalaman kung peke or pure or legitimate yung honey is know your product, know your farmer, okay? Know your farmer, know your product. Pero para sa akin po, again, para lang po sa akin, ito po yung opinion ko lang po. Mas angkop po ang panglasa. And beside, mas magandang tangkilikin po natin ang sarili nating produkto. Kasi pag tinangkilik po natin yung sarili nating produkto,
nagkakaroon po ng hanap buhay ang ating maliit na farmer. Okay? Unlike kung kukuha po tayo ng mga laki or mga European bees, what if maubos yung kanilang lahi? So wala, hindi sila endemic dito. Kumbaga, hindi sila sanay. Okay? Para lang sa akin po yun. Again, ayoko po mamisquote po ng iba. Okay? Yun ay pananaw ko lang po. Pero para sa akin, tulad sa amin sa Quezon, sa General Luna Quezon, madalas, almost monthly, may nagdi-deliver po sa amin ng mga stingless bees. Pero almost everyday, kinukonsume namin siya. Okay? From drinks, to food, to salad, bagay na bagay po siya na ano. So, again, ang pagkakaiba lang po nun is the breed. Yes. Okay? Pangalawa, syempre, pag ano ba tatakilingin natin? Pag tumangkilig ba tayo ng European products, sino binibigyan natin ng trabaho? Okay? Syempre, mag-i-import pa sila ng mga queen bees, mag-i-import pa sila ng pang-product, mag-train pa sila, yung ibang, again, naririnig ko lang po to sa mga kasama ko farmer, na lumalayas daw yung mga bees sa iba dahil hindi daw sanay sa ano. Pero para sa akin, ang mga stingless bees, nabuhay sila na walang teknolohiya. Yun po ang tingin natin. Okay? Nabuhay sila na nasa bukid lang, nabuhay sila minsan sa mga tumbang puno natin ng niyog, even sa amin sa Quezon, nabubuhay sila kung saan-saan. Tinatawag nilang paktaklawin, minsan yeah, nandoon, nabubuhay sila. Okay? At sabi nga ganun nung isang ni Dr. PJ na pinuntang ako yan sa amin sa Quezon, ang honey daw po ay tinatawag nila ATM of the farmer. Bagay naman siya. Bakit, no? Bakit? Ako, nung natuwa ako, nung umattend ako ng isang seminar about stainless bees, sabi nung isang speaker doon, honey is the ATM of the farmer. Bakit? Pag nangailangan ng patient yung ano, yung anak, pupunta lang sa bukid, mag-harvest ng honey. Kung hindi niya makailangan, hindi pa natin niya na. Okay? At kagandahan nung kami, personally, sa amin, sa General Luna Quezon, sa aming farm, kaya po kami nag-aalaga ng honey is because anang bees, to be specific, ng stainless bees, hindi po kami nag-aalaga because of the honey. Honey is just a byproduct. Pero sobrang dami po ng produkto na pwede nyo pang gawin sa honey. May isa po nakita, propolis, ginawa niyang pulburon. Pollen, ginawa niyang pulburon. Mag-isip, exactly. No? Ito po, again, ito po mga recipe binibigay po natin is just an example, just to inspire you. Pero hindi po, mapapansin niyo, hindi po ako nagbigay ng specific recipes. Yes. Kasi nga, kailangan, mas maganda na tayo po mag-explore. Okay? So, ang sagot ko po doon sa katanungan, para sa akin lang po, mas gusto kong tangkiligin ang local product ng mga farmer po natin. Pag tinakilig po natin sila, mas mabibigyan natin sila ng trabaho. Yes. Okay. Yan. So, meron na po tayo dito, dressing. So, ang gagawin po natin, okay, lalagay po natin sa, ayan, dressing natin, vinaigrette dressing. Lalagay po natin yung ating vinaigrette. Lagyan natin po itong ating salad. Yes, yes. Ayan, lagyan natin yung ating salad. Puwa tayo ng konti. Okay. So, imimix po natin siya. So, meron na po tayong honey vinaigrette dressing sa ating salad. Ayan. Yeah. Okay. So, ayan po, we are me. Yeah, sure. So, next po natin, meron na po tayong main course. Meron na po tayo ring, tanggalin na po natin ang ating kalat po dito. May mga nagtatanong pa po ba sa ating comment box? So, pwede po natin itanong or kung may mga comments po kayo or suggestion, ayan. So, nag-set na po yung ating oatmeal. Okay. So, ang gagawin po natin, lalagyan na po natin ng strawberry. So, gagawin na lang po natin is kakat lang po natin. Okay. Kakat lang po natin. Lalagay natin sa top.
So, chef, ano pa pong mga berry, chef, ang pwede natin ilagay sa ating dessert? Okay. Any fruits, actually. Orange, banana, mango, kung panahon ng tagmanga, avocado. Kung abundant sa inyong farm, yung tinatawag na mulberry. Okay. Pwede po kung kayo mga taga Baguio or somewhere up north. Okay. Yeah. So, gano'n na, chef, ilalagay natin may strawberry? Ito, siguro mga, nilagay ko na yung mga 5 pieces. 5 pieces. 6 pieces. Okay. Tapos, para siyempre mas masarap yung ating parfait, ang tawag nyo na ito, parfait. Kumbaga sa spelling niya is parfait. Parfait. Pero sa French, ang tawag nila po dito ay parfait. Okay. So, meron po ako ditong oatmeal. Nilagyan ko lang po siya ng water with honey. So, yun pinaka-flavor niya. Okay? Kung meron po kayong gatas, pwede pong lagyan ng gatas. Okay? Kung meron rin kayong mga chia seeds, flax seeds, no? Yung mga medyo gusto magpaliit ng mga fats, no? Mga chan, no? Pwede po yan. Tapos, lalagyan lang po natin ng yogurt. Yeah. Para may layer pa na siya. So mga ating mga viewers, ating viewers na nag-diet dyan, so perfect na perfect ang ating honey oatmeal parfait. Yan po. So mapapansin niyo po na may layer po siya. Ayan po. So lalagyan lang po natin siya ng garnish on top. Yes. So napitira nating yun natitira po natin strawberries. Lagyan natin po siya on top. Yeah. So, ating viewers, natandaan po ba ang recipe ng aming honey oatmeal parfait? Yan po. So, yan. Okay, so, yan na po siya. So, kumpleto na po ang ating complete na po. So, ngayon po tayo ngayon na appetizer po natin na vegetable cutlets with honey mustard sauce. Yan po. So, may spicy honey glazed chicken served with blue rice. And yung ating dessert na honey oatmeal parfait. Oh. Okay. Okay na siya. So kung may mga katanungan at gustong linawin sa ating paksa or sa ating pinag-aralan ngayon, pwede lang po maglagay na sa ating comment box. Okay? Or pwede rin po kayo mag-post ng inyong sariling recipe, gamitin nyo lang po ang inyong hashtag Sarabay Channel. Okay? So, Kuya Herbie, parang ayaw na nating galawin. Yes, chef. Para sa sobrang ganda, parang ayaw na nating kainin. For sure, yung ating mga audience po dyan, yung ating viewers. Yan po. So, mainggan nyo na po. So, perfect na perfect po sa ating mga children. Hindi po, karaniwang kinakain nila is junk food. So, ito po, healthy para sa ating mga children. Okay. So, ayan po, dyan po tapos ang ating cooking demo for today. So, Kuya Herbie, meron pa po tayong mga idadagdag? So, meron pa po ba tayong mga katanungan or may meron po tayong mga gustong maidagdag? Yan. May layer po siya. Tapos ang ating cert.
ating appetizer ng ginamita po natin ng ating honey pati ang ating sauces. Again, maraming salamat po sa mga tumangkilik. Okay. So, Kuya Hermie, siguro time na para tikman natin yung ating ano, walang tayo ng separate plate para ayaw mong galawin yung ating so, titikman natin yung ating. Okay, so, ating viewers po, may susunod pa po tayo. Maliban po sa ating recipe na anong menu po natin na appetizer, main course po natin dessert. So may susunod pa po tayo na wag po kayong aalis. So dyan lang po kayo ating viewers. May susunod pa po tayong lulutuin and beverage po natin. Mainumin po natin yun na made of honey po natin. With honey po. So yan po. Ayan. Okay. Yeah. Patapakamin na papatakamin lang po natin yung ating mga viewers. Yeah. Pati yung ating salad, nilagyan po natin ng honey vinaigrette. Okay. Okay, so ating viewers, habang po nagsiset up for our next menu po na ating mga beverage, so babasahin ko muna po ang mga comments ko ng ating viewers dito. So, Pam, yan po. Sir, Pam Almazar Ray, so pa-shoutout po dyan. Good afternoon po. Leonardo Ray B. Almazar, this is a major and an extension watching here, an extension service division. So, next po, pa-shoutout po natin si Kapo Mortel. So, magandang hapon po sa inyo lahat. Shoutout po dyan. So, next po natin, pa-shoutout po si Kezia Dakala. So, yan po. Ano po siya? BSA Entomology Farm Sinsua. And, pa-shoutout po, next po, si Mimi Kaya from CBSWA din po siya. Shoutout po dyan. And shoutout din po kay Junel Magallanes. Yan po. Present po. Yan. Okay po. Madami po tayong viewers dito. Yan. So, pa-shoutout din po natin si Mac Wilson Desena. So, yan po. Pa-shoutout. Yan. May nagpapa-shoutout din po dito sa ating office. Yan po ang ating mga staff po natin dito. Pa-shoutout po dyan. Yan rin po si Ella, si Chaco, and Dave. Yan po. Yan po. Pa-shoutout din po kay Mr. Pabiliar. Yan po. Sabi niya po, okay, looks they are going to start. Good afternoon. Yan po. And pa-shoutout din po si Robs DL. Yan. BSA Major and Extension. Pa-shoutout din po si Julie Amara Postales. Yan. Good afternoon po. Yan pang CBSWA Pili. Pa-shoutout din po natin si Ikuchan Dino. Yan. Next po, pa-shoutout po natin si Jack Otor. Yan pang CBSWA. So, madami po tayong viewers ngayon from CBSWA. Next po, ang pa-shoutout po natin si JR Pasmayong. So, thank you. And pa-shoutout din po natin si Jennifer Pisimo. DSA Major and Agricultural Economics. Pa-shoutout din po natin si Andonis Violante. Yan po. Good afternoon po. And pa-shoutout po natin si Chow Nipo. Yan. Pam Legaspi po siya. So, thank you for watching. Pa-shoutout din po natin si Carl Sumayaw. Pa-shoutout din po natin si Mac Wilson Desena. Yes po. So, pa-shoutout din po natin sa si Trixia
Montenegro. Yan po. And shout out din po natin si Jennifer, si Miano. Yan. Okay, so shout out din po natin si Charmaine Joy Ruiz. Yan po. Ayan, syempre, shout out natin sa mga yan, ayan, mga kasama mo natin. Ipakita pala yung skin force ko. So, maraming salamat po sa mga tumangkilik at nanood ng ating Sarabay Channel. Ngayon po, marami po nanonood, ang dami po mga estudyante, mga guro, at mga farmer na nanonood po sa atin at patuloy na tumatangkilig sa Sarabay Channel. Nagkakaroon po sila ng mga inspirasyon at mga ideas yung tinatawag natin na ang dami pa pala pwede natin gawin sa ano, ang dami pa pala pwede gawin sa honey bukod sa ano, kailang honey bees, no? Sabi nga kanina nung isang ano, isang farmer, ang pinaka the best po nito ay magkaroon tayo ng value added products na titingnan natin just regular honey, pero kung titingnan natin, ang dami pa pala pa pwedeng gawin. Kasi yes, tulad mo ngayon, no? Set up po yung susunod na nagagawa, susunod na resource speaker po natin. At bukod sa ulam, bukod sa dessert, bukod sa appetizer, pwede rin pa pala siyang drinks. Yes, Kuya Hermie. Ayan po. So siguro si Kuya Hermie na mag-introduce na ating susunod na resource speaker. Okay, Chef. Thank you, Chef. So, pasalamatan po natin si Chef Roy B. Resurrection ng Universidad de Santa Elba Sabel. So, kung meron pa po tayong katanungan, suggestion, by the way, sa mga nanonood, huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share po ang ating ATIB Call Survive Channel, at i-follow rin po natin ang ating YouTube channel. Hanapin po natin or type natin sa search box ATIB Call Sarabay Channel. Okay. I-subscribe po natin ang kailang vlog at yes, mga kailang mga featured learning materials na kung saan kaya-tapok po natin ng ibang produkto na ating magsasaka. Sabi nga kanina, doon sa atin nagtanong ano po dapat tangkiligin natin, tangkiligin po natin ang mga produkto ng ating mga magsasaka. Pag tinangkilig po natin sila, magkakaroon po sila ng hanap buhay at mabibigyan rin po ng hanap buhay ang iba pa po nating magsasaka. Kagaya na susunod na ating resource speaker. Yes, Chef. Sige, Kuya Hermie, ikaw naman. So, Chef, thank you so much po. At sinamahan niyo po kami. So, ngayon po. So, ngayon po, makakasama po natin ang resource person mula po sa Central Bicol State University of Agriculture na si Ms. Julie Casual. So, Casual. So, si Ma'am Julie Casaul. So, pasensya na po. So, ulitin ko po ang ating magiging resource person sa next topic po na juice and beverage preparation, si Miss Julie Casaul. So, yan po. Makakasama po natin siya. Samahan niyo po ako. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon. So, ako po si Julie Casaul sa CBSUP. Then, ang aking kasama ay si Odessa Umeres, isa siyang food technology student, then under OJT po siya sa ngayon. Okay, ma'am. So, paano po ang gagawin natin sa ngayon? So, ngayong hapon po, magpe-prepare tayo ng calamansi midnight beverage with honey. So, very timely ngayon kasi, syempre, mga anti-COVID pa gano'ng activities yes, natin. So, and nature gave us, sa panahon ngayon, maraming midnight. So, yan ang blessing sa atin, ano, kasi ang bignay talaga, hindi siya yearly or hindi siya regular namumunga. But then nowadays, makikita natin mga posts na Facebook and everything, marami talagang bunga ang bignay trees ngayon. So very timely, appropriate siya sa honey natin. Okay. Yan. So ma'am, so pa-shoutout po natin sa Gainsa po, napapanood po tayo ngayon sa Gainsa, ating mga participants sa distance training on Stingless Beekeeping Production. So, ma'am, so ano na pong gagawin natin? So, ngayon po, so itong bignay natin. Yeah. So, simple lang ang pag-juice nito. So, sa gamit lang itong ating juice extractor. So, nabibili naman to online na, no, for 1,200 lang. Then, our calamansi, pwede natin i-squeeze sa pamamagitan nito para meron tayong somewhat like zest
no? Okay. Then, of course, yung honey natin. So, okay. Simple lang. We just have to extract yung juice ng bignay, calamansi, then mix with water. Kasi ang gagawin po natin ngayon is ready to drink calamansi bignay juice. Okay. So, gano'n mong kalami yung ating bignay na ilalagay? So, ngayon po, since medyo tapos tayo sa space, so, hatiin lang natin yung ating naka-post. Naka-post ba tayo ng procedure? Okay, so, meron tayong 250 na juice. Papakita namin ng extraction. Okay, ma'am. Sige po. So, for the extraction po, we need only one part of bignay fruit. By the way po, yung ating procedure talaga sa pagpo-process, we need to start with good raw materials, no? Bakit naman po, ma'am? Kasi ano yun eh, may effect talaga yun sa shelf life ng ating product. So, syempre, pag medyo hindi nagaan ng maganda, so, nade-destroy na yung kanilang cellular structure. So, kumbaga, very prone na siya sa microbial attack. No? Okay. Then, pero pag magandang quality, so medyo stable yung ating product. Okay. So ngayon, magaganda yung ating bignay, ano, healthy, yes, thank you Lord. Then, ang ating calamansi, of course, we can get calamansi anywhere dito sa Bicol. So ang gagawin lang natin, one part of bignay fruit with one part of water for juice extraction. So habang pinapakita ni Des, yung calamansi po pala, may knife ba dyan si Jesus? May pwede yung knife natin. Ay, meron po. Yung calamansi, yung pag, yung technique lang ng pag-slice, dun lang sa dulo. Ay. No? Dun lang sa dulo. Kasi, pag nakat yung seeds, medyo mapait na siya. No? So, yung pag-cut natin, sa dulo lang siya. Ano po? So, this one, medyo malaki din ng konti kasi, but just make sure na walang seeds na makakat para hindi mapait. Siyempre, okay, mga bata, ayaw nila na mapait. Pag matanda, okay lang. Ito, kasi, actually, ang seeds ng calamansi, ano din yun eh, parang may therapeutic effect din siya. Kaso nga lang, ang bata, ayaw talaga na mapait. Okay? So, ito lang ang technique. Then, sa juicer natin, ito lang, extract lang natin ng ganyan. No? So, like that. So, meron na tayong zest kasi somehow, yung essential oil niya na-extract na. Okay? So, ganyan lang hanggang sa makakuha tayo ng maraming katas. Yan. So, yan. Then, sabay niya yung pagsala na ng seeds. Yan. So, okay na siya. We now have the calamansi juice extract. So, for the big knife, so what we have to do is ano lang siya, no? One part ng bignay, so one cup, then one cup also of water. Okay. Yeah. So, ma'am, bakit po may black po tayo and may kulay red po? So, yung black bignay, siya talaga yung ripe. Okay. No? So, siya yung, tsaka siya yung matamis na. So, na-convert na yung organic acids into sugar. Tapos, ito naman, parang kung sa ibang fruit ay rewrite. No? Medyo rewrite pa siya. Ito talaga yung fully ripe. And this one, matamis na ito. Ito, medyo maasim. So, magandang mix siya kasi the organic acid will contribute doon sa preservation din. Pero, itong full ripe na siya, maganda na yung flavor. Okay? So, sana marami-raming black, pero may time kasi na ang bignay, nauubos na mahulog bago pa siya mag-black. Kaya maganda talaga yung mix lang natin. So, yung water. So, gano'n ma'am kadami na water kung ating so, one part of bignay with one part of water. So, usually, ang inaano natin na kwan, itong bignay pala ay nababad na natin sa 1 tablespoon of baking soda in 1 liter of water. So, parang pang disinfectant lang siya ng fruit. Kasi ito medyo delicate na siya, no? Kasi berry siya. Itong calamansi naman, we can use even yeah. So, madali lang siya. Okay.
after that, i-strain lang siya. No? Pag sa bahay, pwede naman tayo, pag hindi for commercial, pag sa bahay, pwede natin tayong gumamit ng medyo malalaking butas ng strainer kasi the more pulp, medyo nakaka-adyo ng pagka ano, healthy no? ng ating juice. Ayan po, sasalain lang po natin. Sasalain. So, yan na ang Big Night Juice. Yan. So, syempre, pwede pa natin yan anuhin ano, para matanggal. Yan. So, that's it. Yan ang ating Big Night Juice Extract. So, ano talaga, unique sa Pilipinas itong Big Night eh, no? Very rich siya sa antioxidants, canola compounds. So, okay? So, ganun lang kasimple. Kahit yeah. ordinary blenders, ano po, ang gagamitin natin, kayang-kaya niya. Yes. So, yan na po, ma'am. So, ano po next natin gagawin siya, ma'am? So, next na natin gagawin is to magpo-proceed na tayo sa pasteurization. Kasi meron na tayong calamansi juice extract, may Big Night juice extract. Magpa-pasteurize na tayo. Ang pinaka-purpose ng pasteurization ay para mamatay yung pathogenic organism. Okay. So, hindi natin lahat napapatay. No? Sa ganitong procedure, hindi lahat namamatay yung microorganism. But then, we are making sure na ang product ay safe. Safe for consumption. So, tawag lang natin pasteurization at 72 degrees Celsius for 15 seconds. So, ngayon, imimix na natin yung dalawa. 1:1 lang siya. 1:1 ratio. One part calamansi and one part Big Night juice. Then, gagamit tayo ng 1:8 part ng water. So, ngayon po, pero ngayon, pwede naman natin, ano, medyo concentrated ng konti. Okay. Kasi wala tayong gano'ng kalaking stove. So, 1 liter. So, i-mix lang natin. Stainless po yung dapat ituan natin para walang reaction doon okay. sa acid. Kasi ang calamansi, acidic siya, ang Big Night natin, acidic din, ano? Yeah. Okay. Ay, pwede na yung alam. Okay. Yeah. So, meron tayong 1 cup ng Big Night, 1 cup ng calamansi with 2 liters of water. So, 500 then 2 liters. So, ng water na test. Okay? Okay, so. Then, ngayon, iinitin lang natin hanggang sa maabot ang 72 degrees Celsius. Okay? So, ang inano din natin with the use of wooden spoon kasi po yung kumbaga usually kasi yung ginagamit natin sa kusina mga aluminum kasi yes, magre-react din siya sa acid. So, okay po yung wooden spoon. So, wala na siyang reaction. So, stainless yung ating gagawin. Usually kasi sa bahay ito available. Pero pag may stainless much more. Okay. Na? So, hanggang sa ma-reach natin. So, gumagamit pala tayo ng IR, infrared. Alam naman natin na kung thermal scanner uso ngayon. Pero this one, technical siya, no? Infrared then para makuha natin ang tamang temperature. So, sa food processing po, hindi natin ina-advise yung parang lab thermometer na may mercury kasi alam naman natin na medyo toxic talaga yung mercury. So, pag nagkaroon ng aksidente, hindi mo na mapapakinabangan yung juice mo. Masasayang siya. Okay? So, habang inaantay natin, ipapakita natin paano i-sanitize yung ating packaging materials. So, yung dala namin packaging materials ay ito, HDPE. No? So, ang tawag dito is High Density Polyethylene Container. Ito naman ay PET, Polyethylene Terephthalate Container. So, this one, available siya sa
Alcos Star sa Nagashima. But this one, Manila talaga yung source sa Alcos Global Corporation. You can search sa ano nila, FB Plus, na? Then, ngayon po, yung packaging kasi, kailangan siya isanitize. Bakit naman siya kailangan natin isanitize? Minsan kasi during, although virgin siya, I mean first use, yes. Minsan kasi during transport, yun, nagkakaroon ng dumi. So, kailangan natin isanitize. For plastic, ang gagawin lang natin is hot water, warm water. Pero yung sa atin, ready na kasi namin lahat. Yes, dahil siyempre yung space natin. Ano. So, kailangan lang natin ng warm water kasi hindi pwedeng boiling dahil mag-ano siya. Lalo na ito. So this one, mga around 45 degrees Celsius lang. But this one can withstand even 60 degrees Celsius. So ano lang siya, i-drain mo lang. Kumbaga, lalagyan mo lang ng konting init na tubig. Then shake, and then drink. So, yun ang pag-sanitize ng ating mga packaging materials. Okay? So, yan. Anong temperature na natin? So, yung gagamitin natin ng honey, so, 2 liters yun, is also, kasi ang inaano natin, depende sa target consumer. Ano, pag medyo may edad na, yung honey natin medyo konti. Pag medyo target consumer mo ay teenager, okay sa kanila even up to 14%. No? So since meron tayong 2 liters, so ang gagamitin, actually 2.5 liters na lahat yung solution natin. So dadagdag na lang tayo ng 250 ml na honey. So itong honey natin, Ma'am Lil, ano nga itong honey? Dorsata. Dorsata. Opo, ito naman ang stingless bee. Okay, so ang gagamitin natin stingless, ano, para purong, ano talaga, kumbaga CBSUA made yung atin kasi this one harvested from CBSUA, the honey harvested also from the Regional Apiculture Center, now even our calamansi, ano, from our garden den sa CBSUA. Para 100%, tubig na lang ang hindi talaga CBSUA. Okay, so para makita natin yung difference kasi yung stingless natin, medyo mataas ay mababa yung pH niya, acidic siya compared with other. And of course, healthier. Ano ba? Alam natin talaga yung pinakasus. Okay? So, ano na ba ang temperature natin? So, hinuli namin yung honey kasi sayang na yung kanyang properties. Ano? Kumbaga, since alam naman natin how it was harvested, sanitize talaga ang mga bagay-bagay, then usually kasi the pasteurization ay ang purpose niya lang is to kill pathogenic microorganism. That's why yung mga pasteurized products, we need to refrigerate. Pero this one, since acidic na yung product natin, medyo mataas yung acidity ng calamansi, mataas rin ang acidity ng midnight, nasa 2.65 sila eh, na? So our solution somehow is around 2.5 pH also. Itong honey natin, acidic din. So this one could last even at room temperature, siguro mga 1 month. 1 month, yes. Or kung mataas, ngayon medyo rainy season na. So mababa yung ating temperature, so kaya medyo stable lang. Okay. So kapag 70 na, lalagay natin para hindi ganong exposed yung honey. Yes. Okay na ba? Ah, okay. So, ngayon, ano na? Nasa 70 na siya, no? So, i-add na natin yung honey. Ilang ml nga po, ma'am, ng ating honey? So, 250. No? 250 ml. 250 ml yung honey na. Okay? So, that's one mga around 8%, no? Ng ating solution. 8 point something, ano? So, tamang-tama. Kahit sa medyo conscious, yes, health conscious na mga bata, ay na mga teenagers, saka medyo kaedad namin, pwede na rin. Okay. So, ngayon, kasi we have plastic containers, kasi ito 15 seconds lang siya. Kasi na-reach na natin yung 72.
72 degrees Celsius. So, 15 seconds lang. So, pag 72 niya na, pwede mo nang patayin kasi seconds lang yung aabutin niya. So, antayin nating mag-cool down, no? Mga 65 or 60. Tapos, magbabattling na tayo. So, ngayon, ang isang technique sa battling din, yung lahat ng mga ginamit, sanitize. Like, for example, kung ito ay gagamitin mo ulit dito sa battling, dapat hugas siya and then sanitize siya. Ano? Yung ano natin. Pero ngayon, since ito ay mineral water lang naman yung nilagay sa kanya, we can use this na pang fill. So, ang ano natin, medyo cool feeling lang kita kasi plastic ang ating packaging. Okay? So, may another packaging pa po ba, ma'am? Ah, yes po. Like this one. Di ba bottle siya? So, this one, pag sinanitize natin to, magagawa natin siya na isanitize through steaming naman. So, papataob mo lang siya sa steamer, then you can steam for 30 minutes. Okay. Now, after that, pwede mo na, bawa ito, 70 degrees siya, we can right away fill that up. Oo, ang tawag dyan, hot filling. Mas maganda yon, mas stable yon. Tapos, right away, you can seal tightly. Opo. So, ibig sabihin, nagkaroon ng vacuum inside, so yung molds natin, no, and other aerobic bacteria, ay hindi na makakatubo. So, konti na lang ang kalaban natin. Oo. Pero itong plastic, hindi tayo pwedeng mag-hot fill kasi nadideform siya. Okay. Papalamigin muna natin yung ating juice. Ang ideal talaga na packaging, bottle. Yun nga lang, medyo hindi afford ng ibang consumer. Ano? Kasi this one cost around 6 pesos. 6 pesos. But this one, siguro mga 20 pesos. So medyo malayo, ano? Times 3 ang price natin. So syempre, pag ititindan natin yan, meron tayong cost difference na 14 pesos for one juice lang. Ano? Yes. Okay. So, yeah. So, ngayon. Yeah. So, papalamigin pa natin siya, ma'am? Pwede na natin itong juice. Okay. So, ayan po. Ayan. Ipifill na natin, ano, nasa around 50 na siya. 55. Okay, so inilipat lang natin dito sa ating yeah, my spout. Picture yeah. Na my spout para mas madali. Ano? Yeah. Yeah. Okay, ano this? Okay. Carry away. Ay, dito na ina para may space ka. So, itatransfer na po natin yung ating juice sa ating bottle. So, kaya mo nang walang ano? Okay. So, ma'am, ilang ml po ba yung ating container? So, ang ating container ay 350 ml. 350 ml. So, yan na po. Yan. So, usually, ang container natin dapat hanggang 90% lang ng height 90%. Ang laman. So, dapat may air space tayo na 10%. Okay. Okay, sa lahat na bottling natin, ganun dapat ano ang ating ginagawa. So, ang air space, kailangan siya para hindi mag-bulge eventually during transport. So, ngayon, pwede na siya nating takluban, pero slight light lang, ano, hindi pa talaga yung mahigpit. Opo. Parang ipatong lang natin. After this kasi, kailangan siyang i-cool down. Ang processing kasi, ang kailangan niya is quick to heat and quick to cool down. Kumbaga, mabilis dapat. Kasi parang yung kalaban baga natin, ano, bacteria, mold, yeast, and even viruses. Pero ang virus, hindi naman nakakain sa pagkain. Parang nasyashock din. So, diba? Siyempre, pag ininit ka bigla, tapos pinalamig ka bigla, nasa shock ka. So, ang tendency mo, medyo mahirap kang makakondisyon ng sarili doon sa loob ng pagkain. Kaya, mas napipreserve siya. Okay. Okay? So,
ang next, ano talaga nito, right after ma-half-seal siya, ilalagay natin siya sa running water. Running water para mag-cool down agad-agad. Okay. Yan. So, mas maganda yung chlorinated water ang ating coolant. Yung iba kasi, like sa CBSU, eh, mayroon kaming pasteurizer na ang end product, cool na. Cool na siya. Apo. Kumbaga may coolant na ice. So, pagkainit sa kanya, like 2 seconds, dadaan siya doon sa coolant. So, another, kasi ang temperature namin, 95 na, no? Kaya, kumbaga, 5 seconds na lang yung ating temperature, ultra high temperature na tayo. Yes. Then, ang ano natin, coolant, mabilis din. So, in that case, maganda yung quality ng product. Ng product natin. Oh. Okay po. So, yan na, ma'am. Yan so, na. So, i-half seal na natin yung yeah. ating mga calamansi, Bignay juice. Okay. After po nun, ma'am, anong pong susunod natin gagawin? After siya ma-cool, so, ilalagay mo ngayon siya sa, sa palangga na ulit na under running water. Under. Tapos, pag nag-cool na siya, i-arrange mo lang siya ng medyo ganyan na kaganyan siya, ano. Sa processing kasi kailangan may mga technique tayo na okay. nakakadaan ang hangin. Ha? Parang ganyan. Tapos alternate sila. So, kunyari cool na siya, no? Sa running water. So, yan. Yan, alternate. Para bagang social distancing sa sasakyan. Yes. Diba? May social distancing. Yes, may social distancing ang mga juices. Yan, tapos kinaagahan, saka mo siya pwedeng ipack sa box. Ipapack. So, kahit cool na siya, hindi mo siya kaagad-agad pwedeng ipack sa box. Bakit naman po, ma'am? Kasi hindi pa talaga yung totally cool down eh, no? So, kumbaga, meron somehow meron pa ding i-release na heat 'yan. Okay. No, kaya even the bottled products, talagang kailangan mo lang mga around 8 to 12 hours na para iba-box. Before siya. So, hindi siya pwedeng pagka-cool down, i-box mo kaagad. Yes. So, pag totally cooled na siya, pwede mo na siyang i-seal tightly. Okay? So, ang pag-cool down siguro mga 2 hours sa running water. Ganun na, no? So, make sure lang na hindi siya maaabutan ng water para hindi mag-sip in. Na? Apa, sa, yes. Kung baga, ang palanggana natin, hanggang dito din. Hanggang dyan lang. Apa, hanggang dito lang. Nakaya lang siyang umangat doon sa level ng water sa palanggana. Okay, ma'am. Okay? So, yun. Masarap ang juice kapag cooled na siya. Cooled na siya. Sa ngayon, hindi mo gaanong ma-feel or hindi mo gaanong malasahan yung mga flavors na yung mga combination ng flavors natin kasi syempre medyo mainit pa yung okay. ano. Kaya meron kaming dinalang cooled products. Okay, wow. Yan, wow. For your tasting. So, ma'am, ano po yung ating mga benefits na makukuha sa ating juices? Oh, ayun. Ngayon nakita natin, 'di ba, yung product natin made of all natural ingredients. So yung Bignay natin natural, calamansi natin natural. Yes, ma'am. So alam naman natin pag natural, talagang suited 'yon sa katawan natin. Yes, so syempre tayo natural din na tao, no? Hindi plastic. Yes, ma'am. So ito na yung cool products. So, no? So totally cool. Pero this one mas concentrated, ano? So Bignay calamansi juice. Yan. So, ipromote natin. Ito malamig-lamig. Yan. So, saan po siya, ma'am? Sa CBSUA po? Yes, sa CBSUA po. Okay. So. Yan, yan. So, kung bibili po ang ating viewers, sino po ang ating i-contact dito, ma'am? So, doon sa complimentary food, sila Ma'am Helen, Sarabilio, nandun yung product natin. Yeah, okay po. Just visit po. So, pa-shoutout po natin ang CBSUA viewers po natin. Hello guys, thank you for watching po. Yan, so, ma'am, magkano, ilan po ito? 350 ml. Apo, 350 ml. Sa ngayon kasi hindi gaanong volume yung production natin. So, we can sell around 20 to 30. Parang ganun. 20 to 30.
25 to 30 pesos per bottle. Kasi ready to drink product na siya. Okay, so 20 to 30 pesos per bottle po siya. Okay po. So ating viewers, siguro kung mas maano, kumbaga mas maramihan, doon na siya mumura kasi alam naman natin yung packaging materials natin medyo mahal dito sa province, yes, no? Ma'am. Kasi ang transport minsan nagdodoble yung cost eh, lalo na pag konti lang yung i-order mo. Mas grabe yung transport cost natin. Okay? So, yan ang mga juices natin. So, this one, ito talaga ang commercially, commercial concentration. Makikita naman ano sa kulay. Yan. So, ganyan ang ating finished product. So, ito okay? na po. So, ito po yung ating main course po natin, ay spicy honey glazed chicken served with blue rice. Ito po yung linuto ni Chef Roy. And ito po yung ating appetizer na vegetable codets with honey mustard sauce. Ito na po siya. Yan. Yan po yung ating linuto ni Chef kanina po. And yung ating dessert na honey oatmeal parfait. Yan po. After ka kumain, yes, you need po. To refresh yourself with a very good natural, all natural Bignay Calamansi honey, with yes. honey juice. And ating beverage juice po, drink. Yan. So, yan, time for you to yan. Taste. Tinikman ko daw po yung ating Bignay Calamansi juice, yan. So, yan. So, ang sarap. Ang sarap. So, refreshing po siya ating viewers, yung ating Bignay Calamansi juice. So, refreshing po siya. So, naghahalo po yung tamis, sweetness, yung sweetness po niya, yung asim po niya. So, perfect na perfect sa ating mga juice. Yan po. Yung ating Bignay po natin and Calamansi. So, so many benefits such as antioxidant, yan po. Daming phytochemicals. Yeah. Phytochemicals, yun po. So, perfect na perfect yung ating Bignay Calamansi juice. Yan po. So, ayan na po. Okay. So, yung next namin na product ay yung superfood. Super. Ano naman po yun, ma'am? So, another, ano yun? Another byproduct of bees which no? is the pollen. Pollen po yung ating gagamit. So, ang ano natin, kumbaga, pollen is parang ano yun eh, parang super ingredient din natin. Ano, it contains 250 active ingredients na very good sa health natin. Tawag na natin functional food yes. kapag may pollen. This one, mga parang functional food din to kasi marami din silang phytochemicals yes, no? for that matter. So, ngayon, mag-ano tayo ulit. Okay. Mag-prepare tayo ng superfood. Okay, ma'am. So, okay, so, ating viewers, yan po. Yan po. So, quality habang nagpre-prepare po sila, shout out ko po yung ating viewers. Yan, yung ating viewers po. Next pong menu po natin yan, yung ating super food. Yan po. Colin Field, rice, munggo, sesame. Super. Super food. So, habang nagpre-prepare po for our next menu, ma-shout out po ulit ang ating viewers po dyan. Yan. Yan. Dahil po natin si MLUP. Yan. Yan. Okay po. Pa-shout out din po kay Heavy Beast. Yan po. So, CBSUA po siya. Okay po. Next po, pa-shout out po natin si Sheila May Cancamos. Yan. Hello po, ma'am. Thank you for watching. Si ma'am po ay ma'am Bukita. Thank you for watching, ma'am. So, pa-shout out din po si Sayon Maliwat, yan po. Thank you for watching. Yan, okay po. So, thank you so much viewers sa panonood po na pasisimpo natin ng distance training on distinguished PB eating production. So, pa-shout out po natin. Yan. Thank you so much po for watching. So, pa-shout out din po natin si Angeline Botelia, thank you so much for watching. And pa-shoutout din po natin si Harvey Saddam.
Siya po ay from Sipsho A with major and animal science. So, pa-shoutout din po natin si Evelyn Habato. And pa-shoutout din po natin ka si Mitch Comprado. Yan po. Yan. And pa-shoutout po natin ka si Mini Cara. Thank you for, sabi na po is thank you for sharing the recipe. And pa-shoutout din po natin si Francia Adelia Robles. Yeah. Okay, so thank you so much po for watching po ating viewers. So, yan po. Okay, so habang nag-prepare po sila for our next menu, so ating viewers, nakita po natin ang different recipes na pwede natin gamitin sa gagamitin natin na honey. So, yan po. So, madami tayong pwedeng paggamitan sa ating yan. Next po natin, lulutuin po natin ang superfood. Hintayin na po natin ating viewers pag-prepare po nila. So, stay tuned po tayo ating viewers sa ating next recipe. Yan po. So, sabi po ni Miss Mimi Kaya, thank you for sharing the recipe. And yan po. So, and ating director from SA Pals. So, sabi po ni Ma'am, pa-shoutout and happy people thank yous. Oh, Ma'am, thank yous. Pwede-pwede po yung magbigay thank yous. So, ating happy po yung ating kalawasi thank yous. Yan po. Pwede po bang partner? So, yan, sabi po ni Mimi Kara, giveaway po, buy yung juice. Pwede na yung liquid. So, ating viewers, yan po. Hello po. Hello. Sige po. So, ating viewers, intayin tayo yeah, po tayo sa next recipe po natin, ang superfood. So, so pa-shoutout po dyan ang ating viewers sa Gainsa. So, nandiyan po sila nanonood sa atin. Live na live po. So, yung ating itas na lang. Ano? Ano pa yun, sir? Safety. So, ang ating interpreter for the day po is si Sir Tim po. So, hi sir, thank you so much po. Yan. So, may nagpapa-shoutout po dito ang ating mga production team po natin ng Sagabay Channel. Nandiyan po si Bay. Yan, yan. Si Chapo, nandiyan po. So, pa-shoutout din ko po ang mga different section po ng ATI Bicol hashtag Sagabay Channel. Nandiyan po ang CDMS. Yan, nandiyan po. ISS po natin. Yan. Information Services section po natin. Yung ating PAS. Yan po, nandiyan po sila. Okay. And yung ating planning, nandiyan po sila. Yung planning natin. And yung OCD po natin, nandiyan po. Office of the Center Director and Admin and Finance Unit. And nandiyan din po yung ating team para sa ating, sa farm po natin. Yan. Okay po. So, sa pa-shoutout po dyan sa nanonood po from CBCUA, si Vice President Dr. Mostoles. Yan. Thank you so much, ma'am, for watching po. Okay po. So, Hindi ko nabubasa. So, pa-shoutout po natin. Hello, Sir David Mark Diaz. Pa-shoutout po doon sa friend namin na nag-anniversary kahapon. Kasing tamis ng honey ang pagmahal nila. Wow naman! Yan. Hello, sir. Thank you so much. So, ayan. May pa-hello pa sa host yan. Thank you so much po. Hello, ma'am. Si Hazel. Si ma'am. Hi, Hazel. Yan. Hello po.
Thank you so much po. So kanina po, madami po tayo naging recipe na ginawa po, nakasama po natin si Chef, yung ating mga menu na appetizer na vegetable codets with honey mustard sauce, and yung ating main course na spicy honey glazed chicken served with blue rice, and yung ating dessert na honey oatmeal parfait. So, ating viewers, please subscribe po ang ating Facebook page, ATI Bicol Facebook page, and ating ATI Bicol Sagabay Channel YouTube page po natin. So, channel po natin. So, madami po tayong mga, kung hindi po nyo napanood yung ating mga previews na mga episode, just visit lang po sa ating YouTube channel po. So, pa-shoutout po, pa-shoutout po natin si BP. BP Repet Angels. Hello po. Thank you so much po for watching. Yan po. So, yan po. Ang aming center director, Ma'am Elsa. Yan po. Yes. Sabi po ni Ma'am Patikim ng juice. Yan. Sabi po ni Sir Silver Moon. Hello po. Pa-shoutout po sa OGT ng Extension Service Division. Nang sabay-sabay pong nang abangan as in nagdadalan. So, thank you po. Yan. So, pa-shoutout din po Sir Eric Bautista, Dr. Mostoles, pa-accept ng message request ko sa messenger nyo. Thanks po. Yan po. Ay, pa-message po, sir. So, wow! Yan po, may pa-shoutout po dito. Pa-shoutout po kay Bibico Froy. Yan. Ating director, Mersh. Wow! May pag-ibig na. So, hello from Jam Mostoles. Congrats po, Tita Julie. Yan po. Thank you so much po. So, ating viewers, yung ating participants po are distance training or Stingless Beekeeping Production. So, ang answer nyo po ng day 2, assessment and send on your email already. Yan po. Answers are sent on your email. Okay po. So, pa-shoutout din po dyan kay Ariel Bundilyes of Nabua. Yan. Thank you. Pa-shoutout po natin. Sabi po ni Ma'am Jam Mustoles. Yan. So, hello po. Yan. And bukas po may for next episode po natin. Abangan po kayo. So, stay tuned lang po kayo sa aming ATI Bicol YouTube channel po. And please like po and subscribe sa aming YouTube channel. Yan. So, kung hindi po nyo nakita yung mga previous episode po natin, just visit po ang aming YouTube channel na ATI Bicol YouTube channel. So, madami po tayo dyan na mga videos na pinag-play po natin dyan. So, huwag pong kakalimutan na mag-subscribe and like po sa aming mga segments. So, pa-shoutout po natin ang President ng Central Bicol State University of Agriculture na si Dr. Napere. So, thank you. Hello, sir. Sir Napere. Apo, so. Okay. So, please like and share and subscribe po sa aming YouTube channel. So, madami po kaming mga videos po dito na ginawa na pwedeng balikan nyo po. So, yan po. So, yan po. Habang nagpre-prepare po for our next menu, ang ating superfood. Okay. So, in 2 minutes po, may start na po tayo. So, yan po. Abangan po muli natin. Yan. So, sabi po ni Sarabay. Okay po. Si, pa-shoutout po dyan si Rene Pagzides. So, shoutout po kay Jonald Balbes ng Agricultural Extension. Yan. Hello po. Yan. Thank you so much po. Okay, so
Ma'am, ready, Ma'am Julie, ready na po ba tayo? Okay, so ating viewers, may start na po tayo. So ating next menu na superfood. Yeah, okay, so Ma'am Julie, ano pong next menu po natin? So ito po, pinangalanan lang namin na superfood. Actually, we don't have yet a specific name. Pero, yes, ma'am. Kasi kumbaga super ingredients. Ano? Yes, ma'am. So ngayon, may isa tayong byproduct ng bees. So stingless bee, we have this pollen. So this is one of the best product ng ating stingless beekeeping, which is the pollen. So this one po, ngayon ay dried na siya. So this is courtesy ni Dr. Dulce Mustoles, ang aming VP for Pre-Ped. So sa kanya galing itong pollen natin. Although, we have then galing sa Regional Apiculture Center ng CBSUA. Kaso nga lang, dahil nakadepende siya sa vegetation, medyo mapait ng konti. So alam naman natin, pagka ganun yung mga bata, hindi ano, no? So this one, maganda yung vegetation ng farm nila, Dr. Mustoles, kaya ito na lang gagamitin natin. And dried na siya. So in drying pollen, so be careful tayo, ano? Kasi yung kanyang, it has 250 active ingredients, ano? Kaysa superfood, eh. Mahal siya, no? Siya yung pinakamahal, di ba, Ma'am Lynn? Na, ano, na product, na byproduct ng ating stingless bee. So ang alam ko, nasa 2,000 per kilo. Wow. So times 2 ng honey. Okay. Ganun din kasi times 2 din ng kanyang taglay na yes, nutrients ano, yes, para sa atin. So ang nakakaiba yung food natin ngayon na i-create natin kasi it has this pollen. So ang basic ingredient, again, all natural tayo. Meron tayong malunggay powder. So this is courtesy din ng Mauswag Agribusiness Venture. Maganda yung kanilang malunggay powder kasi ano siya eh, non-heated din siya ang drying nila. Medyo cool drying sila, no? Parang dehumidifier yung kanilang gamit, kaya maganda. Then, we have the, so nandito yung mga ingredients natin. So, we have the sesame. Alam naman natin, taglay ng sesame din, ang napakagandang effect sa katawan. Okay. And of course, the protein. So by the way, ang ating pollen ay rich din sa protein. It contains 35% of protein. Ayan, saan na yung pollen? Ito ma. Yan, sorry. It contains 35% ng pollen, ano? Of course, ang ating munggo and the rice. So ngayong panahon kasi, we need to source out things na local talaga. Kasi alam naman natin, ang importation medyo affected ng COVID, yes, COVID-19 natin. So instead of using flour, so we are encouraging people to use rice, okay, na rice powder. So hindi na tayo mamimilit sa mga anak natin na kumain ng rice kasi meron na silang rice powder. And of course, munggo. So another source of protein na napakarami sa ating region. Ano po? So marami tayong magsasaka na nagtatanim ng munggo. So ngayon po, instead of, kasi kailangan natin ng magandang grinder, yes, para yung mga bata hindi magrereklamo na ay parang hindi naman yan masarap kasi napakagaspang. Ano? So sa Central Bicol po, meron tayo sa complementary food na flour grinder talaga. Okay. So parang flour na yung kanyang product. So that's why, ang dinala na lang namin is this rice munggo sesame, where's that? So, ating yan, viewers, visit na lang po tayo sa CBSUA. Yes. So, available po siya dyan. Yung rice, munggo, sesame mix, meron na tayong blend sa Central Bicol State University of Agriculture. You can buy the bulk or even the 30 grams, yes, for how much po to? Ilang grams po to, ma'am? So, this one, I think that's around 250 grams or more. Basta ang per kilo is around 265. Na? Ready to use na siya. Pero may 30 grams kami for complementary food sa mga babies 6 months up. Okay. No? So, ngayong hapon, yung gagawin natin is not really complementary food, but for all ages. For all ages. For yes, all ages na. No? So, ang ano natin, so we will start with the rice munggo sesame blend. So, 2.5 cups. I mean, 2.5 cups. So, magme-measure tayo ng
So, babalik natin ulit ang ating raw materials doon. Okay? Yeah. So, ngayon po, so, shout out, Ma'am Monet. Oh, kapatid, nandito ka na. Nag-shout out na si Froy sa'yo. Aw, ako pala. Okay. Okay? So, kailangan nating i-strain ang ating mga powdered ingredients before measuring, na? Para loosely pack na yung ating ingredients. So, we need, ilan yun des? Ang aking, by the way pala, kasama din namin si James Jaime, yung aming worker behind, yes. The worker bee behind. OJT student din siya from CBSUA under ng BS Agribusiness Curriculum. Okay. James Yap daw eh. Jaime, James ano Yap. Nga si ano, des? So, ay, sorry ah. Can I have ano be? One. So, kailangan natin mag-gloves kasi somehow very light yung ating heating. So kailangan walang contamination ano yung product natin. So, pag nag-prepare tayo, especially for online sellers, so, kailangan highly sanitized. Sorry ah, nagkatarma ko. Wala akong mask. Okay? Okay. I'm sorry. Okay na. Ayan. So, ayan na. So, iko-continue ni Des. So, you can have another ano dyan, Des. Okay na? So, we can... So, ito toast lang natin ng konti. Around 2 minutes ang ating powders, na? So, we have... So... Ma'am, bakit po siya pinag-stain natin? So, para ma-loosen up lang ang ating powders, para okay. Sakto yung ating measurement. Then, ganun. Ang usually kasi pag binili natin, parang compact baga siya, no? Yes po. That's why we need to strain that up. Para masanay na rin yung mga tao sa mga baking activities baga nila, all dry ingredients, kailangan po nating strain, no? So... Pag loosely pack na siya, mas madali na yung mixing. Okay. So, wala tayong buo-buong ingredient na hindi maka... Kumbaga kasi, konti lang yung pollen natin, hindi naman lahat magkakaroon. Parang, pag loosely pack na siya, even yung distribution ng ating yes, ingredients. Ma'am. Kahit konti lang siya na component. Ano po? Yes, ma'am. Yan. So, ilang cups, ma'am, yung ating kailangan? 2.5 cups. So ito po, ang composition nito, meron tayong 65% ng rice, then 20% ng sesame, and 15% ng munggo. Okay. So yan. Yan ang ating composition nitong RMS. RMS. So sa RMS pa lang, panalo ka na, no? Yes. Kasi full of nutrients na siya. Saan yung ating half cup kanina dito? Ayun. Sorry. So, okay na yun. Yan. So, yan. So, ito toast lang natin ng konti in low flame para hindi matutong yung ating mixture. Okay. Yan. So, dito na tayo. Okay. So, ilang minutes siya ma'am ito-toast natin? Mga around 2 minutes lang. Okay po. Ikaw na iha mag-try. Kasi naka-gloves. Okay. Yeah. So medyo ano lang, low to medium flame. Okay. Lower lang ng konti. Ano? Lower mo. Apo. So, just to make sure lang na although ang lahat ng ingredients natin roasted na siya. So we're using our industrial roasting machine coming from DOST, Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, dun sa ating food complementary processing facility. Roasted na siya at 180 degrees Celsius, no? Para readily ano na rin.
ma-absorb ng mga bata, no? Kasi complementary food na siya. So, kumbaga light toasting lang ng ating powder ingredients. Okay? Ayan. So ma'am, ipopost na lang po natin yung ating ingredients for our superfood. Actually, we have the PowerPoint na pwedeng i-share sa ating audience. Okay, ma'am. Para kompleto na sila, no? Then, nandun na yung lahat na ng ating procedure as well as yung ingredients ng ating product. Oh, swerte nga ng audience natin eh kasi senior ng RAC tsaka ng complementary ang kanilang mga unique products, no? So, ito po, locally available sa atin kaya hindi na natin kailangan mag-import. So, wala tayong gaanong ano. Except siguro sa sesame, but then before baga, ano, ang mga Nabua farmers, they are also producing sesame, di ba? Kaya kompleto tayo. Kompletos ricados, kumbaga yung Bicol region sa ating agricultural produce. Kaya itong ating ini-introduce na product, makikita natin sa na produce ng ating farmers. Kaya encourage natin ang pagtatanim siguro ng sesame din, ano? Pero sa Nabua, parang meron sila. Okay? So, ayan. Ang isang indicator po na okay na yung pagto-toast ay yung bango. Bango. Apo, naamoy mo ba? Mabango yes, na yung mabango ating mixture. Yan. So, okay na yon. Okay, yan. So, kailangan natin siyang ipa-cool down, no? Before mixing sa ating ano, para hindi ma-trap yung heat. So eventually kasi magkakaroon ng molds pag na-trap yung init ng ating powder ingredients. Okay? Okay? So, habang inaano natin yan, mag-prepare na tayo ng iba nating ingredients. So nandiyan po yung ating procedure. So naka-play po siya yung ating procedure. Ayan. Yung first part. Apo. The slide prior to that. Yan. Okay. So actually, 2 tablespoons ng pollen lang nakalagay dyan kasi ang inaalala namin, medyo mahal yung pollen. But then, we can increase that. So ngayon, dahil libre yung pollen natin from Dr. Mustoles, yes, we can make that as 1/2 cup also. No? Okay. Kaya kasya naman ang 1/2 cup eh. Okay? So, ililipat natin dito para madaling mag cool down. Saan yung yan. Okay? So, habang nagkukul, we will measure other ingredients natin like yung ating malunggay, yung ating pollen. So, we can actually make 2 products. Yes. Yung powder lang na mixture that you can eat up anytime, ano, or the molded one. Molded. Na parang, kasi usually gusto ng mga bata, molded, ano? Yes. Para yung tawag natin, pulboron. Yes, pulboron. Pero, parang binababa natin yung ating product pag pulboron lang kasi, ano, kasi sobrang ganda ng kanyang ingredients. Okay po? Okay. So, ngayon, kuha tayo ng 1 tablespoon. Ang malunggay, depende po sa mga nanay kung gusto nyong dagdagan kasi wala namang ano ang malunggay dahil vegetable lang naman siya eh. Oo, walang overdose. So, pero ang mga bata, pag naamoy na nila, no? Na sobrang dami na. Parang ganun na, no? So, ngayon, gamit lang tayo ng mga around 1 tablespoon. Pero kung sobrang dami yon, pwede naman kalahati. Okay, ma'am. Or 2 teaspoon. Kunyari, nagagawa tayo para sa mga bata. So, ma'am, ano pong mga benefits makukuha po natin sa ating malunggay? Oh, malunggay. Talagang universal knowledge universal na yun, knowledge. Ano? So, kumbaga, alam naman natin over time, marami siyang phytochemicals. It has lots of calcium, vitamins, and minerals, ano? Yes. So, lalo na ito kasi hindi siya under... It did not underwent heating treatment ang malunggay nila. So,
dehumidifier lang ang gamit, very low temperature. Then, meron lang silang ano no, procedure talaga na hindi nag-undergo ng heat treatment. Okay. Then, of course, the calcium content ng malunggay natin. And it has lots of phytochemicals, the chlorine the chlorophyll content, no? ang taas. And of course, nandun nga siya sa different functional foods, no? Na available sa market. Okay, ma'am. Yes? Lipat ko na. Okay. So, ito ang ating malunggay powder. Okay. Ah, sorry. So, 1 teaspoon. So, we have 2 teaspoon. Marami na actually yun eh, no? So, kumbaga, ilang leaves na ng malunggay ang nilagay mo dyan. Parang dinaya-daya na natin yung mga bata, no? Kasi ano siya eh, very fine powder. Yes. Hindi na, no? Mapapansin na malunggay, yes, talaga siya. Yes, po. Tapos, ang isusunod natin is our powdered pollen. So, yan. So, gawin na natin siyang half cup, ano? Yung powdered pollen natin. Para talagang superfood. Para sa ating mga super viewers. Yan. So ang pollen kasi usually medyo nag-aano siya, ano, lalamplamp. So we need to powderize them habang mini-mix natin, no? So yan, ang ganda ng pollen na, no? Yan, superfood na talaga itong masyado kasi daming pollen. Daming pollen. Oh, libre naman eh. So, yan. Yan. Okay? So, yan. So, i-ano natin ng... Dudurugin natin, ma'am. Opo, powderize natin para hindi siya maano ng mga bata. Ito kasing stingless bee pollen, medyo acidic siya ng konti, ano? Sa atin, medyo maedad na, ay sa amin pala, kasi very young pa kayo, acceptable sa amin itong ganitong lasa. Pero syempre, sa mga bata, gaya ng sabi ko, daya-dayain natin ng konti, no? Dapat sa mga bata kasi, ano eh, laging feeling acceptable ang pagkain. Yeah. Okay? So ngayon, yung dalawang konting ingredient, yan muna ang ating ihahalo para kumbaga, yung mixing natin ay efficient na. Nagkakaroon na ng malunggay sa mga pollen. Tapos, ang technique din kasi sa mixing sa food processing, parang paunti-unti, no? Okay, ma'am. Kasi wala tayong, ano eh, sa amin, ay kapag mga food industry, meron tayong tumbler. Mga magagandang tumbler or mixer. Yung parang mixer ng simento. Yes, yung ganun, ano? Kaya fully mixed sila. So sa atin, unti-unti. Kumusta des ang ating ano? Mainit pa, no? So saan yung isa pang ano? Yung RMS na cool. Yung RMS na. So yan po. Yan. Dapat ba masyam halong-halo po, ma'am? Opo, kasi although mamaya sa ating powder eh maano naman natin, ano? So, ano to, ma'am? RMS. At RMS din pero cool down na siya. Cool down siya. Okay. Kasi ito medyo mainit pa eh. Okay, ang ano natin, so habang inaantay natin yung ano, no, yung itong packaging natin, ito kasi unique packaging din natin kasi mga ano to, no. This one is pet din siya na
packaging, polyethylene plastic. Usually para siya sa dried fruits and vegetables, pag makikita natin, ano. But then, since our pollen also comes from fruits, vegetables, around, no, sa vegetation niya. Yes, so I think applicable na rin siya. Kasi sa province talaga, mahirap maghanap ng packaging materials. But then, we can also make use of our, this ones is our SUP, stand-up pouch, na mga packaging materials. So, see-through siya, ang tawag natin, may window siya, no? Kasi nakikita na yung product sa loob. So, kapag nagawa natin yung powder, you can pack the, you can pack that like this one, or kung gusto mong i-offer sa bata, you can add with honey. So, mamaya yung second natin na molded superfood, lalagyan natin ng honey. Although, kung gusto nyo pa rin, you can add butter, no? Sa produkto natin para ma-mold siya ng gusto. Pero yung powdered form, okay na rin siya. Okay. Kasi siyempre, ang butter, pag medyo yung nakukuha natin na butter, medyo mumurahin, so fill din yun ng trans fat, parang nawawala yung purpose ng superfood, no? Kasi okay, may trans fat yung mga margarine, yung mga butter. So, ang kailangan natin sa ngayong panahon, talagang mga healthy foods. Kaya as much as possible, kung maiwasan natin na magkaroon ng butter, magkaroon ng margarine, much better sana, ano, yung all natural ingredient lang natin. Okay po? So, okay na ba yan, Des? Parang okay na, ano? Yan. Yan, cool down na siya. So, ngayon, imimix na natin paunti-unti yung ating powder. Okay? So, paunti-unti lang muna, no? Para ma-thoroughly mix. Yan. Yan. So, as nami-mix natin, sige Des, you can add more na din. Yan. Okay, sige pa. Go. So, paunti-unti natin siya, ma'am, ilalagay. Yes, po. Parang yung kamay natin, ano na rin eh. Parang mixer ng semento, yes, ano? Yung may ipot, ano? Yung ganyan. Yan. Para ma-mix thoroughly ang ating superfood. So, this one, ang ano din natin, specific name, Pollen Field Rice Mungo Sesame Food. Parang ganun, ano? So, yes, Pollen Field Rice Mungo Sesame Blend. Okay? Or in short, superfood for super nanay and so super ogens. Yan. Yan ang ating mixing. So, yan. So, sa ating mga nanay dyan, na viewers po natin and mga parents po natin, so pwedeng-pwede po yung ating superfood sa ating mga children, sa anak po, yes, natin. So, yan po, healthy po siya, all natural na pwedeng-pwede po nating ipakain po sa kanila. So, hindi na lang po mga junk foods yung kakainin nila. So, itong superfood na to. So, healthy na po siya and nutritious talaga po siya. Yan, made from all natural ingredients. Yes, pwede rin ninyong ibenta. Yes po, ma'am. Huh? So, madali lang po siyang gawin. So, yes, mixing lang po siya yung ginagawa po natin and yung mga ingredients po natin na kailangan lang. So, yan po. Ang mga mothers, pag meron silang canister, di ba yung mga nabumibili ng mga malalaking volume ng mayonnaise, yung mga ganun, ano? Yes, ma'am. If you have this canister, you can put this thing sa canister nito, canister nyo, and then mix it thoroughly by beating up, no, up and down, taas-baba, ganun, okay, lang. So, nagsusuper mix din sila, kumbaga. Okay, so. Parang, or even kung walang canister, they can use big plastics, ano, yung PE. PE na plastic, so that this thing can be thoroughly mixed. So, ma'am Julie, yung ating superfood po na powder, so pwede po ba natin yan i-mix sa other foods? Oh, yes. Actually, this one, kasi hindi pa siya matamis, yes, you can po actually have this sa parang in preparing your soup, kaso nga lang may init, ano? Yes, but you can take this immediately na. Yes. Kumbaga, halimbawa, gutom ka,
So ito, walang pasma kasi full of energy, full yes. of proteins, vitamins, minerals, no? And also active ingredients. Yes. Okay? So careful lang tayo kasi pag doon sa ating mga stingless beekeepers, so dapat kasi ang drying ng ating pollen should not go above 40 degrees Celsius. So kailangan talaga para ma-optimize natin ang benefits ng ating pollen, careful tayo sa drying, ano? So, huwag natin siyang i-dry sa oven. Kung wala tayong dryer, you can have it air drying na lang. Much better pa, no? Kasi walang init yun, eh. So, tingnan natin, ano, yung ating bees talagang ibang klase. Ibang klase ang ino-offer sa atin. So, yan. We can have this packed already sa ating stand-up pouch na SUP. No? Yung SUP natin. Yun ba? Nasa table. Okay? So, make sure din na talagang pag nag-pack tayo, malamig na po siya, no? So, this one, I think 80 grams ito. So, pwede naman kayo bumili ng kitchen na digital weighing scale, 200 plus lang yon para sa ating mga online sellers na processors, 200 plus lang yung ating digital weighing scale, kaya napakamura lang ng startup capital natin, ano? 265 yung ating RMS for 1 kilo, yung ating pollen, 500. Ilang grams yun? 250 grams times 2 pesos, 500 pesos. Yung malunggay powder, medyo, kayo na lang mag-powder, no? Air drying din. Okay? So, this time, pwede na tayong mag-pack. Okay. Okay? So, yan. So, pag gusto natin powder siya, so, ganito lang ang effect niya, no? So, you can have it. So, ipack na natin siya sa ating stand-up pouch. Okay. So, this one is around 100 grams. So, you can sell this. Ganito na siya, no? Yan, ganyan. Pwede mo, sir, open yung bottom. Yan. Okay, so next, pwede rin natin siyang i-mold by adding honey and butter, added flavors sa mga bata. Para mas stable, pwede na rin walang butter. Pero para mas stable din ang molding natin, maganda rin may butter. Pero your honey can already help doon sa molding process lang. Ating produkto, no? So, like this one. So, yan ang final product natin. So, individually pack na siya. So, yan. So, you can use silicone molder like this one, no? Imo-mold lang natin. Then, you can have individually packed superfood. Or you can create your own packaging materials like this one. Yan. So, you already have your finished product. So, gawa na lang tayo ng isa pang powder pouch. Then, let's proceed to the mixing type ng ating molded superfood. Okay. So, paki-measure nga lang ano ba? Butter. So, meron ka ng anak napatay. Okay. So, i-measure natin kung ilan yung natira. So, pag-create ng packaging materials sa mga viewers natin, so all you have to do is to make somewhat like a pillowcase, no? Yeah. So, isisilang natin sa gitna, then i-open yung gitna, i-open yung ating excess na part, then seal sa edges. Then you have now your pillowcase packaging material.
So ito talaga mga food safe, no? Packaging material. Kasi most ng plastics natin hindi safe sa para sa pagkain sa market. Okay? So kuha tayo ng 1 cup of our superfood mixture, then let's add some honey. So 1 cup. So, ah, so sakto ah. Saktong kasakto. Saktong sakto. So gaano man parami yung honey po natin. So doon sa nakikita nilang ingredients ano, yung honey kasi wala namang limit eh, tsaka yung ating ibang ano ng ingredients ano. So just make sure na hindi siya gaanong matamis. Kapag ka stingless, medyo maasim-asim ano, kaya so this time we can add 2 tablespoons of honey para sa ating 1 cup. So 1, 2. Okay. 2 cups of honey. Tablespoons. 2 tablespoons lang po. Okay, so 2 tablespoons of honey. So ngayon, 'yon ang medyo ano din na part ang pag mix ng honey sa ating mixture. Ay. So yan, makikita natin. So parang ano na siya, no? Just like pulveron pag na-mix mo yung butter, yes, nagagano na yung texture niya. So sa honey pa lang, ano na siya, no? Na na-encourage na rin yung pagmumold sa kanya. For added flavor, we can add 1 tablespoon of butter. Kung may pera man lang tayo, yung magandang klaseng butter, ano, yung ating ano, para lesser yung trans fat, no? Ng ating yung mga tinatawag nating ano talaga, tunay na butter yung galing sa milk. Kapag may dairy animals tayo, pwede tayong gumawa ng butter. All you have to do is to blend yung milk. Tataas yung butter, pwede mo nang i-scrape or i-separate. O yan talaga, super super food na siya. Okay? So may tanong po dito ma'am, pwede po bang ihalo ang ibang klase ng vegetable like squash? Ito po ay from LGU gayon sa participant. Yes po, pwede naman as long as you have the squash powder. So ang pag-powder ng vegetables natin like squash, all you have to do is to slice thinly, tapos lagyan natin ng steam. Pag after slice, very thin, steam natin, then after that, ano yun natin? Dry na siya. Kailangan steam para ma-preserve din yung nutrients ng vegetables. So ma'am, next, ano po ma'am ihalo po natin? So this one is butter. So melted butter na tayo, ano? So lagyan natin ng 1 tablespoon. Okay, 1 tablespoon of melted butter. Okay? Yan. So hindi tayo gumamit ng cane sugar, ano? So kaya healthy ang ating. Okay, sabihin nyo ng super pulveron. Yes. Superfood. Superfood, okay? Yan na po. So ayan. Mix lang po natin ng maigi po siya. Mix na mix. Mix na mix. So pag ayun. So ngayon, kapag thoroughly mix na ang ating ano, ready to be molded na siya. Okay? So makikita natin, naglalamp-lamp na siya, no? So naka-help yung ating honey and of course, yung ating butter. So napapansin nyo, konti lang yung butter na inad natin just to add flavor and help also in molding our mixture. Okay? So any vegetables actually, even sana root crops, ano, yung mga ano baga, instead na rice, kasi source naman ng carbohydrates ang ating root crops, pwede rin nilang gamitin yon. Anything, napakaraming agri-products sa atin, di po ba? Yes, ma'am. Ayan. So now, let's proceed to molding.
So, mabilis lang naman ang molding nito. All you have to do is to transfer sa ating silicone molder. Then, press lang ng maigi, no? Or you can use your rolling pin para talagang mabilis. Okay? Then, presto, meron na kayong molded superfood. Yes, ma'am. So, madali lang, di ba? So, yung ating mga super nanay, madali lang siyang gawin. Yes po, ma'am. Ang mahirap lang na part actually, yung pagpa-powder ng mga bagay-bagay, ano? So, yun lang ang medyo challenging. Malaking challenge yun sa ating mga mother, sa ating processors. Ayan. Yeah. O, yan na. You can also use your spatula to flatten out things, na? Or your rolling pin. Ngayon, pag na-distribute na natin sa hole ng mga puso, let's give love, no? Give to drive love away the COVID concept. Love naman, love. Love, love, love to drive away fear. Because perfect love drives out fear. Wow. Yan. Kaya sila ay puso. Puso ang ating tema ngayon. Okay? So, yan na. Pag na-filled na natin, medyo kulang ng konti, ano, yung ating natirang mixture. Anyway, pwede na rin. So, ganun lang natin para ma-press pa ng konti. Okay? Yan. Thank you. Yan. So, pag na-press na natin, tanggalin lang natin yung mga in-between para perfect ang love. Okay. Yan. Tanggalin mo lang yung gitna. Yun. Tapos, i-ano natin doon sa mga kulang. Kulang na puso. Ang hirap pag kulang ang puso, di ba? Yes. Okay. Yeah. Or they can use this pulvoron molder. Pulvoron. Hindi lang natin ginamit para hindi siya magmukhang pulvoron. Ano po? So, our pulvoron molder, yan. Pwede rin nilang gamitin. Siyempre, ang Pinoy naman ay napaka innovative, di ba? Kahit ano, kaya natin gawin. So, kung ano yung available sa bahay nila, pwede na yon. Ang kagandahan lang sa silicone, madali siyang matanggal, no? Okay. So, yan na. Yan na ang ating, kulang tayo ng mixture, ano? Kasi, ayan. Yan na ang ating molded superfood. So, meron na siyang puso. So, we are giving away love through superfood. Yan, superfood. So, yan na po ang ating superfood. So, we can have this. So, matanggal natin. So, ganun lang yeah siya, no? Yan. Oops. Medyo kulang kasi eh, yung mixture nating natira, ano, kaya hindi na siya, hindi na rin siya nag-fix ng husto. Yan lang. So, ganyan lang. Press lang ang likod. Tatanggal na yung, yan. Yeah. Mga puso. Yan. So, we can now pack it here. Then, ay, sorry. Talagang kulang ang ating mixture. Okay? So, yan na yung final product natin. So, ito na yung final product natin. So, these are our molded super food. Yan. So, this is our final product already. So, ito na yung individually packed superfood. Yan na po. Yan. Yan na. Yan na ang ating finished product. Okay? So, pwede nyo nang for sale. Yes.
O, tikman mo na. So, titikman para, po natin ang ating ano super reaction? Food. Super reaction, yes. Kaya? Anong masasabi mo, sir? Magsabay sipol, ano? At sarabayan po natin ng bignay calamansi juice. Yan, yum. Perfect combination. Okay, so thank you very much for watching. Oh, so yan ang ating finished product. So yan po, ang sarap po ng ating superfood po. Bagay na bagay po sa ating mga bata po. So ang sarap niya po niyan. So at sasamahan pa po natin na bignay calamansi juice po natin. So perfect na perfect po siya. So okay. So ma'am, so tapos na po tayo, ma'am. Yes. Ayan, so, okay. So ayan na po, natapos na tayo sa dalawang oras ng pag masayang lutuan at pagproseso ng mga masarap at masustansyang pagkain at inumin. So sana po natandaan natin ang mga ginagawa ng ating mga speaker. Yan po. So, kanina po ginawa po ni Chef Roy and Ma'am Julie. So, maya-maya lang po ipopost namin sa ATI webpage ang mga katanungan para kahapon at sa araw na ito. So, humihingi po kami ng paumanhin dahil nagkaroon ng technical glitch kahapon sa pag-post ng Day 2 assessment. So, ipapaalala po namin ulit na may hanggang alas 5 ng hapon mamaya lang maaari ninyong ipadala ang inyong mga sagot. So yan po, hanggang alas 5 lang po ang ating mga participant at bukas po ay ang katapusan ng ating pagsasanay. Pinapaalala namin sa inyong na mag-shoutout po para sa attendance. Doon po tayo mag-base at sa result po ng daily assessment sa pagbibigay ng Certificate of Training. Sa mga hindi po nagkaroon ng nakapag-attend sa unang araw ng ating pagsasanay, binibigyan din po namin kayo ng Certificate of Participation. So yung nakapag-participate po ng second day hanggang ngayon po, bibigyan po namin kayo ng Certificate of Participation. So maaari ninyo pa rin balikan at panoorin ang ating episode sa ngayon sa ATI Bicol Facebook at YouTube channel ng ATI Bicol hashtag Sarabay Channel. So, sa muli, nagpapasalamat po kami kay Chef Roy B. Resurrection ng Universidad de Santa Isabel, Naga City, at kay Professor Juliet Casaul and Ma'am Lily, at sa kanilang mga kasamahan sa pagbibigay ng kanilang oras para sa pagsasanay na ito. So, sa ngalan po ng aming Center Director na si Ma'am Elsa A. Parot, kami po ay nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa ATI Bicol hashtag Sarabay Channel. So, learn at home at tandaan at i-share po natin ang hashtag na hashtag stay safe, hashtag stay home, stay with your family, and hashtag Sarabay, and hashtag plan. So, together we heal as one. Magkita muli tayo bukas. At Diyos mabalos po. Maraming salamat po ating viewers. Thank you so much po. So, magkita muli po tayo bukas at sana po huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe and i-like po ang aming ATI Bicol YouTube channel. So, thank you so much po at magandang hapon. Okay, thank you so much po at magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you!
Papila na po yung mga tatanda po ng ano, unang ayuda. Ayuda! Ito na. Isa pa na tayo. Si Alex. Agta. Sabi ka lang siya. Yun na lang. Ikaw. Ito na. LSP na. So, okay. Ito na. Hindi ako live ko daw. Hi! 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 Kita, 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 kita